Leviticus 23:29, anong araw nga magtitipon at banal nga araw? Unang araw at ikawalong araw. Siguro naguguluhan kayo. Ano bang unang araw at ikawalong araw? Ang unang araw ay Sunday. Ikawalong araw ay Sunday. Yan sabi ng, kung tangnin mo ang kalendaryo natin, ang unang araw ay titipon ang mga Sabadista is day sa araw ng Sabado. Bakit? Nagsimula sila pagbilang sa unang araw ay Sunday. Hindi nila na ika-ilimod yun. Ito ang sinasabi ko. Ang ikapitong araw sa mga Seventh-day Adventist ay Saturday. Tapos, ang ikawalong araw, hindi natapos pagbilang sa mga araw kaysa isang buwan, yung mga araw balik-balik lang. Balik-balik, Lunes, Ngatos, Bado, Domingo. Yung ang ikawalo ay Sunday. Hindi na ika-deny sa mga kapatid natin mga Seventh-day Adventist. Sa numeros, sa ikawalong araw, sinusubli ang Leviticus 23:39 sa numeros 29:35 nga sa ikawalong adlaw, magtigom ta o magbalaan ta o dili ta mutarbaho nining adlawa. Panahon nga ang atong Panginoon sa bagong tipan, hindi siya nag-uto sa Sabat Day. Wala. Kaya kung tingnan natin ang ginagawa ng mga apostol at sa Panginoon, sa ikapitong araw, Sabat Day, lalabas sila. Nagalit ang mga Diyos kanila. Sa kanila, sabi ng mga Diyos, di ba itong tao, ito araw, itong Sabat, bakit lumabalas? Sabi ni Juan, nagalit ang mga Diyos. Dahil sa araw na yon na si Kristo'y lumulabas, ang mga Hudyo nagpaplano na si Kristo'y ilang ipapatay. Saan mababasa? 1:5-17, nagalit ang mga Hudyo kay Kristo dahil si Kristo lumalabas sa araw ng Sabat. Naiyagalit. Pero may batanong dato, nagtanong kang Christ, Matthew 19:18. Sabi ni batanong dato, Panginoon, ano bang gawin ko para maligtas ko? Sabi ng Panginoon sa dato, tuparin mo ang kautusan. Kinukot ni Christ ang Exodo. Pero, sa pagsabi niya sa mga kautusan, hindi niya inisali ang Sabat Day. Wala kang makita kahit sa mga apostol na nagtuturo sila nga, bantayan mo ang Sabat Day. Bakit? Dahil pinalitan ng Diyos. Ang mga apostol ba sa Sabat Day nagtitipon sila para simbahin ang Panginoon? Wala. Pumunta sila sa Sabat sa mga sinaguga upang ipangaral ang bagong tipan. Saan makikita ang mga apostol nagmimisa, nagtitipon? Nasa Juan 20, tingnan natin ha, Buhat 27. Pakibasa po, Pastor Rubin, Juan 20. Ako lang bumasa, pakita ko sa kamera. Sa unang adlaw, Juan 20. Sa mabasa ni sa Maayong Balita Biblia. Sa unang adlaw sa simana, nagtigom kami aron pagpaambit sa balaang panihapon. Og ang mga tao giwalihan ni Pablo hangtod sa tungang gabi kay miugikan man siya sa pagkasunod adlaw sa daghang mga suga dito sa lawak. Sa itaas kami nagatigom. Sa 11, onya mibalik si Pablo sa itaas, o gipikas-pikas niya ang pan, o mikaon sila. Kanang pagtipon nga pagilaaw niya, doon ay pagpikas-pikas sa pan, mauna ang itawag o misa. Mauna ang ibuhat sa Iglesia Katolika Romana, na kung na magmisa na, ipikas-pikas, buhaton sa pari, pikaso ng ustia, kaya mauna ibuhat sa mga apostol kauna. Usang adlawa, araw ng ikawalo. Unsama ng ikawalo, Domingo. Bakit Domingo ang ginagawa sa mga apostol ang pagtitipon na banal? Dahil kautusan at pagtutuman sa mga hula sa sulat sa Daang Testamento. Saan mabasa nga mayroong hula? Nga ang ikapitong araw, pinalitan, ang ikapitong araw ay alisin ang Usias 2:11. Pinabasa po, sabi ng banal na salita ng Diyos, patigili niya ang araw igpapahulay, araw nga ipagpahinga. Ano ang nasabi sa Usias 2:11? Mayroong araw iitigil, patigili ng Panginoon. Tama ba? Ipatigil ang Panginoon ang araw ng pahinga. Ano ang araw ng pahinga? Yung Sabat. Bakit ipatigil ang Panginoon? Dahil sabi ni Kristo, siya ang may-ari, siya ang magbuot sa araw na pahinga. Sabi ni Kristo, yung mga panahon kaniadto, pagpunta ni Kristo dito sa bundong ito, sabi ni Kristo,
kahit sa unang panahon, ang mga tao hindi nakatuman sa ikapitong araw. Pero sabi ni Jesus, hindi sila, wala sila pagkasala sa Diyos. Sa Tagalog, may tao kunong hindi nakatuman sa kautusan sa araw na pahinga, pero hindi iniisip ng Diyos na sila ay nakasala. Pero iba ang mga SDA ngayon. Kapag hindi ka mupahinga, katulad sa sabado nilang pahinga, sabi nila, may impirno tayo. Pero sabi ni Pablo, kahit pumili ka pa sa anong araw gusto mo, pwede. Kung ang mga SDA nagpipili sa araw ng Sabat, pwede. Magpahinga kayo dyan, pero huwag kayong maglalait sa Sunday pinipili. Ang Sunday pinipili sa Christian, haom sa kautusan ng Panginoon. Hindi lalabag. Bakit? Balikan natin Leviticus. Sabi ng Leviticus, sa unang adlaw at ikawalong araw, magtitipon tayo at gawin nating banal at pahinga ang araw na yan. Anong araw? Unang araw at ikawalong araw. Numeros 29:35, sabi na po sa salita ng Panginoon, sa ikawalong araw, magtitipon tayo ng banal at huwag kayong magtrabaho sa iyong araw. Ah, sa maong adlaw. So, klaro nga ang salita ng Panginoon tinutupad sa bagong tipan. Kung sa daang tipan, sinasabing itigil, pinatigil na niya. Bakit pinatigil ang Panginoon ang mga rules sa Sabat Day? Ang araw hindi tinitigil, pero ang patakaran sa Sabat Day, dahil sabi ng Panginoon, walang nakatupad sa maong kautusan sa pag sabi nga, diyanta sa ikapitong araw mupahinga at sundin natin. Walang taong nakasunod. Sabi ni Jesus, walang taong nakasunod. Ilan ba ang mga rules sa araw ng pahinga para matutuman, para matuman mo, para matupad mo ang rules sa araw ng pahinga para masabi mo, ikay nakatupad. Siyam ka mga rules. Sa araw ng Sabat, huwag kang lumabas. Sa araw ng Sabat, huwag kang kayo kada maghaling ng apoy. Hindi ka magluto. Hindi ka magluto niya kahit sa pagpakain sa iyong mga hayop, hindi pwedeng lumabas ka para lang magpakain sa iyong mga hayop. Tayo na? Hindi pa, sige lang. Sige. Ano pang patakaran? Sino man tao sa araw last, ng Sabat di lumabas, papatayin. Last 30 seconds. May nangyari na. May taong nakikita na nangahoy sa numeros, pinapatay nila. Pati si Kristo nilabas sa araw ng Sabat, yun ang dahilan bakit si Kristo napako sa cross dahil sa Sabat. Tapos na. Hello, Pastor. Hello. Oh, tapos na ako. Tapos ka na. Sige. Hindi ko masyadong mataas ng explanation. Konti lang. Sige. Okay, ngayon naman para sa cross-examination, 10 minutes, Sir DM. Magsimula ka ng 10:50, matatapos ka ng 11. Go. Okay, so... ready ka na, DC? Nakanta ka ba? Ganina pa. Okay. Babasahin ko lang yung paksa natin, no? Sa ano ba yun? Sabi dito sa paksa na gusto mong patunayan, patutunayan mo na ang Sabat ay pinalitan ng Diyos ng Linggo ayon sa Biblia at referensya. Ngayon, tatanungin kita, saan ba nakabatay ang iyong pagpapatunay sa paksa mo? Saan ba ito nakabatay? Ayon sa nakasulat o ayon sa hindi nakasulat? Ayon sa kautusan ng Panginoon. Ibig sabihin, ayon sa nakasulat? Ayon sa kautusan at sa nakasulat. Okay, ayon sa kautusan at sa nakasulat. Okay, since sinabi mo na ayon sa kautusan at sa nakasulat, kasi ang sabi dito ay pinalitan ng Diyos ng Linggo. So, sabi mo, ayon sa kautusan at sa nakasulat. Ngayon, ang itatanong ko, based sa sagot mo, ito ay follow-up.
saang talata, ay ito ha, hindi ko hinahanapan yung paliwanag mo. Sasagutin lang kita. Saang talata natin mababasa kasi ayon sa nakasulat. Saang talata natin mababasa na nakasulat ang Sabat ay pinalitan ng Diyos ng Linggo. Basahin mo sa Leviticus 23:39. Sa okay. 39 bilang ka magbasa, basahin mo. Okay, since so, pinapabasa mo ako, basahin mo. Babasahin ko. Babasahin ko ha. Huwag mong putulin ha. Tapusin mo. Huwag natin puputulin. Ikaw lang yung nagputol eh. Sige, sige, basa. Basahin mo. Ano mo na siya, mag-concentrate tadi bro. Leviticus 23:39. Babasahin natin sa Tagalog version. CDM ba to? Ako na to, kausap mo. Sige. Sabi dito ha, 39. Gayon may, sa 15 araw ng 7 buwan, pagka inyong natipon ang bunga ng lupain, ay magdidiwang kayo sa Panginoon ng kapistahan pitong araw. Ang unang araw ay magiging takdang kapahingahan at ang ikawalong araw ay magiging takdang kapahingahan. Anong orang araw? Huwag kang magtanong. tinatanong kita. Matanong nung magsagot. Ito ang tanong ko sa iyo. Mababasa ba rito na sinabi ng talata, sinabi ba sa talata na ang Sabat ay pinalitan ng Diyos ng Linggo? Nabasa mo naman, pinalitan. Sabi mo, sabi na, saan? Nabasa mo naman, 39. Sa unang adlaw o sa ikawalong adlaw magtigom kitang dinalaan. O nabasa mo na. Ito. Hindi ko tinatanong yung pagtigom or pagtipon nila sa unang adlaw at sa ikawalong araw. Mm-hmm. Ang sabi mo mababasa. Mababasa. Pinatutunayan mo ayon sa mababasa. Sandali, kaya nga na-premise ako. Na pinalitan ang Sabat ay pinalitan ng Diyos ng Linggo. Sabi mo patutunayan mo ayon sa mababasa. Ang tanong ko sa iyo, saan natin mababasa? Saglit. Portion time, saglit. Pero nasa pangutana. Question lang. Question lang. Premise mataas. Yung premise mo. Huwag mahabaan masyado yung DM, yung premise mo para hindi maubos ang oras. Sige, go. Sige, oras ko naman yun eh. Diretso okay. Na, diretso. Okay. Tanong, ulit, saan natin mababasa? Oras naman ni DM yan eh. Sige. Saan natin mababasa? Nang sinabi mo ayon kasi sa mababasa, saan natin mababasa na ang Sabat ay pinalitan ng Diyos? Yun ang hinahanap ko correct. Sabi mo mababasa. Wala, o saan? Isa lang tanong. Huwag ka magtanong, explain pa kayo. Alam ko ng sagot. Sige, saan? Makinig ka. Mababasa natin Leviticus 23:39 at Numeros 29:35. Leviticus 23:39. Sa unang adlaw, managtigom kita kay mao ka ng hingpit nga pahulay. Numeros 29:35. Sa ikawalong adlaw, ayaw ka mo pagtarbaho o gimua kining panagtipon sa dinalaan. Sino nagutos? Panginoon. Sandali. Ang tinatanong ko kasi sabi mo ayon sa mababasa. Hindi ko tinatanong yung diretso pangutana, diretso pangutana. Sandali nga, para maintindihan mo. Hindi ko pinatutunayan hindi ko tinatanong sa iyo yung unang araw ng takdang kapahingahan or yung ikawalong araw ng takdang kapahingahan. Ang tinatanong ko sa iyo yung sinabi mo kasi ayon sa mababasa sa Biblia sabi mo. Kaya saan natin mababasa 'yon? Okay, tubag. Maugi hapon. Leviticus 29:39. Ikaw ng Ginoo. Pagtigom kamo sa unang adlaw. O sabi unang adlaw, okay. Domingo. Ato ko subugbasa. Pagtigom kamo sa adlaw Domingo o hingpit nga kini nga pagkaulay. Tanong na lang. Araw, Domingo. Tanong. Sandali, tanong ko na lang. Naintindihan mo ba yung tinatanong ko sa'yo? Naintindihan ko. Bakit hindi ko natindihan? Naintindihan mo naman pala. Ano ba ang tinatanong ko sa'yo? Yung bang mababasa sa Biblia na ang Sabat ay pinalitan ng Diyos na Linggo o yung takdang kapahingahan? Nabasa. Kailangan masabot ka. Dali. Makinig ka. Pastor Robin. Yon ang saglit. DM. Okay na yun. Nakasagot na siya nung talata. Nagpaliwanag na. Okay na yun. Next question. Nakasagot nga ng talata. Nasagot na. Okay na yun. Kung ano yung sagot niya, yun na yun.
Oh, hindi man 'yun sa kasama sa rules, hindi man siya tumama sa panlasa mo, okay lang 'yun, inasagot niya. Tama, sagot ko. Next at question, next question. Na, may nakikinig daw, may nakikinig. Okay. Ito, susunod na, na tanong. Paano mo nalam, sabi mo kasi ang na ang Sabat ay ikapitong araw at hindi natin matututulan yon. Mm. Tama ba? Sabi ko, ang ikapitong araw ay Sunday. Yan, ipinapalit ka, ikapitong ito, araw. Sandali, sinabi mo, ito, sinulat ko, ang ikapitong araw di malalis. So, ibig sabihin ng di malalis, di matutulan. No, oh, sige. Na ang Sabat ay ikapitong araw. Correct. So, ang ikaw ba'y naniniwala nito? Correct, pero gailisdan. Gipalitan. Ano pinapalit? Okay. Unang okay, araw. Problema. Ano ang unang araw? Kasi okay, sabi mo pinalitan. Eh. Kasi Pastor, sabi mo pinalitan. Robin, naniniwala ka ba? Sandali. Hindi pa ako nagtatanong sa iyo, sasagot ka na. nako. Tanong muna tanong bago sagot ka, DC. Sige. Okay lang at tight naman niya yan. Naniniwala ka rin ba na ang Sabat sa 10 utos ay ikapito yon? Sabi na, ikapito eh, inalis. Salamat. So sabi inalis, mo ha? Pinalitan, sabi mo correct. Pinalitan. Correct. Kailan yon pinalitan? Yon, pagpunta ng Panginoon sa daigdig na ito, yan na pinalitan. Bakit? Okay, wala sabi mo. Pemina, nagsagot pa ko eh. Wala na nagtuturo ang Panginoon, pati apostolis, na sinasabi nila at inuutos nila, bantayan mo ang ikapitong araw. Wala na yan. Yun ang ikapitong araw, dahilan na si Kristo pinapatay dahil ang mga Hudyo, mga lolo niyo noon, nagalit na si Kristo sa araw ng Sabado, lalabas at mga apostolis. okay na, huwag ka okay na magbintang. Sabi mo kasi, sandali, sabi mo kasi, sabi mo noong pagdating ni Kristo pinalitan. May tatlong minuto dito, pa, tatlong minuto pa. Dito ba sa Leviticus 23:39? Hula pa lang yan. Nakarating na dito? Aka? Hula pa lang yan. Ito hula ba ito saan mo mababasa? Saan mo mababasa na ito ay hula? Saan mo mababasa na ito ay hula? Oseas 2:11. Hindi sa Leviticus 23. Hindi kita pinatatanong sa Oseas eh. Tinatanong kita sa Leviticus 23. Sandali, Mr. Moderator. Inuubos na yung time ko eh. Saglit, saglit. Post yung time, ano? Last 2 minutes na lang. Inuubos mo yung time ko eh. Alinamin ang natin, tinatanong ano, ko, sabi muna, mo kasi... Taka, saglit, DM. Pakilinaw mo muna yung tanong. Tapos sa Sir DC, pagka malinaw na yung tanong, tsaka kayo sumagot para hindi tayo magulo. Okay, go! Ang sabi mo kasi na ang Leviticus 23:39 ay hula. Hula, ititiknot ko dito ha. Ngayon, saan mo mababasa dito sa Leviticus 23:39 na ito'y hula? Sagot. Yung daang tipan, hindi lang Jeremiah, hindi lang Leviticus mababasa mo. Mayroong Jeremiah. Sabi ni Propeta Jeremiah, darating ang mga araw. Sandali. Huwag kang tumalon si Jeremiah. Dito kita tinatanong sa Leviticus. Director, nagsasagot pa ako sa sagbat. Saan sa Leviticus? Nagtatanong pa ako. Hindi, tumatalon ka sa ibang talata. Hindi kita tinatanong doon. Inuubos mo yung time ko. Panindigan ko ang aking ganito na lang. Mababasa mo ba? Oo, hindi na lang. Mababasa mo ba sa Leviticus 23:39 na ito'y hula? Sige, ating basahin. Sige, Leviticus 23:39. Sa unang adlaw, paghimo kabog hingpit nga pahulay, kay kining adlaw mo'y adlaw ipapahulay. Ano ang adlaw nga ginoo si Ginoo? Unang adlaw, Domingo. Ang tinatanong ko sa iyo hula kasi sabi mo hula. Saan sa Leviticus mababasa mo ba na ito'y hula? Hindi sa Leviticus mababasa si Jeremiah. Okay, salamat. Hindi sa Leviticus. Salamat. 31, hindi sa Leviticus. Kung hindi sa Leviticus, ibig sabihin saan natin mababasa na ang sabi nito ay noong pagdating ng Panginoon ay noon pa pagdating ng Panginoon. So ibig sabihin itong Leviticus 23:39 hindi pa ito yung ano? Tinutupad pa yan. Sagot ko, mabagal ka magtanong eh. Dahil mong likoy-likoy, dito ka magtanong. Teka, sir. Ganito na lang. Sige, nakalimutan. Sobra na magtanong, mabagal. Diretso, director po yun. Ah. Naubusan ka ng tanong. No, ito.
Pinalitan ba ito nung pagdating ni Kristo? Pinalitan na. Wala na si Kristo nag-utos. Nga araw pinalitan daw. Noong, pag, noong araw pagdating niya talaga. Nagsagot pa ko eh. Daldal mo. Huwag kang sapaw kung nagsagot pa ako. Sige na, ikaw na na. Nagtataka ako dito sa kausap ko. Akala ko, ano, kasi alam mo, pinapanood ko ito si DC. Yung mga debate ni DC, minsan pinapanood ko rin. Pinapanood ko rin yung mga debate ni DC talaga. Objection moderator. Diretso na lang sa point sa iyang at oras ko to, mag-anunsyo sa akin. Hindi naman kita tinitira. Gibahin niya ang aking panindigan. Huwag siyang mag-anunsyo. Gibahin niya. Maliwanag na no talaga na actually iba yung topic na gusto namin tayong pag-uusapan. Sabi niya kasi ay patutunayan niya na ang Linggo ay ang Sabat ay Linggo kagabi. Yun ang sabi niya. Pero kanina eh siguro naisip niya siguro parang dihado siya noon. Pinalitan niya na ang Sabat ay pinalitan na ng Diyos ng Linggo. Kaya nagka-interest ako na harapin si DC sa ganitong paksa kasi ang pinatutungkulan niya or ang gusto niyang patutunayan ay ang Sabat ay pinalitan ng Diyos. At tinanong ko siya kung saan ba nakabatay yung kanyang pagpapatunay, kung sa mabasa ba o sa hindi mabasa. Sabi niya, sa mabasa. Kaya nung hinanapan ko siya ng talata, abay, binigyan ako ng talata, Leviticus 23:39. So, nang binasa naman natin yung Leviticus, wala naman tayong nababasa na nakasulat dyan sa Leviticus 23:39 na pinalitan ng Diyos. Mamaya ha, mamaya kasi may referensya ito. Mamaya, huwag kang tatawa DC, dinig. Tatawa lang ako. Paki-off ng mic mo. Kasi hindi kita pinagtatawanan kanina, pinagtatawanan mo yung argumento mo eh. Kanina, ako nang bahala kung paano ko ito ano dadalhin. Pero binigyan ko lang ng ano ng linaw. Gibahin mo ang panindigan ko, huwag kang rebuttal. Huwag daw ako mag-rebuttal, gigibahin ko lang panindigan niya. Anong, ano ba 'yun? Okay. Ito na. Wala na ako doon sa ano ko. Paki-off DC ng ano. Ngayon, kaya ako nagka-interest kasi ang gusto ko talagang malaman, sa totoo lang, hindi ko talaga alam yun na pinalitan ng Diyos ang Sabat sa, ng Linggo. Kaya nagka-interest ako na ano kasi hindi ko nabasa sa Biblia eh. Kaya naghihintay ako ng talata na talagang nakasulat or mababasa talaga natin. Ngayon tumalon siya, nagpatalon-talon siya. Ang nakita ko sa presentation ni DC ay imbis na magtayo, actually walang naitayo si DC. Wala siyang napatunayan sa kanyang paksa. Kasi imbis na magtayo siya, inanira. No, nanira siya. No? Hindi siya ni isang talata, wala siyang nailatag na ang Sabat ay pinalitan ng Diyos ng Linggo. So ngayon, bakit ako tututol? O bakit ko ito tinutulan? Ha? Na ang Sabat ay pinalitan ng Diyos ng Linggo. Unang kadahilanan, wala tayong mababasa sa Biblia. Ito ha, take note, wala tayong mababasa sa Biblia na pinalitan ng Diyos ang Sabat ng Linggo. Siya'y agree na kanina at sabi niya, di malalis, hindi daw matututulan na ang Sabat ay ang ikapitong araw. Itong mga talata niya, tinik-note ko kasi iriribat ko ito mamaya. Hindi, sabi niya, hindi natin matututulan na ang ikapitong araw ay Sabat.
yun ang sabi niya. So hindi talaga siya nakapagtayo. Kaya nga ang sabi ang ano ko ay magpe-present na lang ako dito. Una, hindi niya nabasa sa Biblia. Wala tayong mababasa sa Biblia na ang Sabat ay pinalitan ng Diyos ng Linggo. Wala 'yon. Ha? Meron mamaya ipe-present ko kung sinong nag lipat noon. Rebattle 'yung ginagawa mo, rebattle, present ka lang. Mamaya na. Pangalawang tanong. Ah, pangalawa. Ang Sabat ay talagang ikapitong araw at ito'y patuloy na ipinangingilin ni Kristo at ng mga alagad. Yan ang katotohanan. Ah, pangalawang reason niyan, bakit ako iniwan hindi pinalitan ng Diyos? Sapagkat ito'y na pinangilin ni Kristo, Lucas 4:16. Ha? Tapos yung mga alagad nangilin ng ikapitong araw. So, yon ang isang patunay na hindi pinalitan ng Diyos. Agatin mo dila mo doon. Oh, paki-mute mo na, paki-off mo na ng time, medyo maingay eh. Ton, labas okay na muna ton. Pindutin okay mo muna yung red button. Ton, uwi ka muna ton. Para matip, matapos na to. Hindi, nasa labas talaga ako. Hindi ko lang na-off. Ah, sige na. Sige, okay. Pasok mo muna kape niya ton. Okay. Mamaya, nagkulang yung tanong ko kasi pinaikot-ikot niya yung mga sagot ko, yung sagot niya eh. Halata na natin sa tanong pa lang, buwal na yung paksa niya. Sige. Ngayon, tatanungin ko pa sana kung paano niya nalaman na ito'y pinalitan. Kasi malalaman mo lang ang isang bagay, una, kapag ito'y nabasa mo, o di kaya'y may nagsabi sa'yo. Kaso lang, naubusan ng time eh. Sige lang, okay so, lang. So, pilit niya din. Eh, ito na, nagpipresent na ako. Nagpipresent na ako. Ito yung patunay na ang Sabat ay hindi talaga pinalitan ng Diyos. Una, sinabi ko na hindi natin mababasa sa Biblia na pinalitan ng Diyos ang Sabat. At siya ay agree na at naniniwala na ang Sabat ay talagang ikapitong araw. Ngayon, ang ikalawa, ito'y ipinangingilin pa rin ng mga ni Kristo at ng mga apostoles. Si Kristo at saka pagtututulan niya ito mamaya na si Kristo ay hindi nangilin, gagamitin ko yung katekismo nila. Meron ako dito. Ha? Kasi sasabihin niya mamaya na gisupak o sinira ni Kristo yung Sabat. Pangalawa, ang mga apostoles, meron din akong referensya mamaya ipipresent ko, na ang mga apostoles ay nangingilin ng Sabat. Observed by the apostles. So, ito ay talagang patunay na hindi talaga pinalitan ng Diyos yung Sabat. Ngayon, isa pang patunay. Hebreo 4:9. May natitira pang isang pamamahingang Sabat. At ang itong natitira, babasahin nga natin para maganda. Maganda. Wag mong tawanan yung argumento mo di si CFD kay. Ah, pakiup yung mic ko. Ha? Oh, 4:9. Sabi dito. May natitira pang ang isang pamamahingang Sabat ukol sa bayan ng Diyos sapagkat ang pumapasok sa kanyang kapahingaan ay nagpahinga naman sa kanyang mga gawa gaya ng Diyos sa kanyang mga gawa. Anong Sabat ito? Sabi dito sa 4. Bumasahin natin ito sa 4. Notaryo? Sapagkat sa isang dako ay sinabi niya ang ganito tungkol sa ika, makinig ka dito, makinig ka. Sapagkat sa isang dako ay sinabi niya ang ganito tungkol sa ikapitong araw.
at nagpahinga ng ikapitong araw ang Diyos sa lahat ng kanyang mga gawa. So, ito'y nananatili. Meron pa natitira. At ikapito, hindi pinalitan DC. At sabi doon sa Isaiah chapter 66, verse 22 at 23, mananatili ang Sabat hanggang sa bagong langit at bagong lupa. So, yun lang ang presentation ko. Okay na, tapos na. Okay. Tanong. Tanong. Di ba sinabi mo ganina na wala kang alam na pinalitan ng Diyos ang Sabat eh? Totoo hindi? Ang sinabi ko, hindi ko nalaman na pinalitan ng Diyos dahil hindi ko nabasa sa Biblia kaya naghihintay moderator, akong may talata ang tanong, hinatag. Totoo bang sinabi mo nga wala kang alam dahil hindi mo alam pinalitan ng Diyos ang Sabat day? Wag mo kasing putulin yung sinabi ko. Hindi ko sinabing wala akong alam ha. Ang sabi sinabi mo. Ko, makinig ka. Ito yung sinabi ko. Makinig ka sinabi moderator, ko. Moderator, sagutin mo. Sabi mo ganina, nilista ko. Ito yung sagot ko. Ang sinabi ko, hindi ko alam na pinalitan ng Diyos yung Sabat sapagkat wala akong nababasang okay. talata sa Biblia. Kaya okay. hinihintay kong may talata siyang babasahin, ilalatag. Totoo bang sinabi mo wala kang alam? Sinagot ko na. Di, totoo bang sinabi one word mo wala is kang enough. Alam? One word is enough. Totoo hindi? Ang sinabi ko moderator, na... Moderator, pasagutin mo. Totoo bang sinabi niya wala siyang alam? Hindi ko sinabing wala akong alam. Hindi, totoo ba? Sinabi, bago pa rin sabi mo nga, hindi totoo na sinabi kong wala ibig akong alam. Ibig sabihin, nagsinungaling ka. Ikaw yung nagsinungaling kasi pinutol moderator, mo yung sinabi ko. Ibig sabihin, hindi mo inaangkin... Bago pa lang sinabi mo. Okay, na, explain ko. Salamat. Okay. Okay, yung moderator na ang nagsabi, ang moderator na ang nagsabi, ang moderator na nagsabi na explain ko. Hindi totoo na sinabi kong wala akong alam kasi sabi niya, ang sinabi ko, hindi ko alam. Ha? Hindi ko alam na sinabi na pinalitan ng Diyos ang Sabat. Dahil hindi ko nabasa sa Biblia, 'yon ang totoo ko. 'Yon ang sinabi ko, hindi ko alam na pinalitan ng Diyos Sabat dahil wala akong nababasa sa Biblia, kaya naghihintay ako ng mailatag siya. Ibang question na naman. Ibang question. Bago mo lang sinabi nga hindi mo alam pinalitan ang Diyos ang Sabat di. Totoo ba 'yon? Totoong hindi ko alam dahil wala akong nabasang talata sa Biblia. Ibig sabihin, kaya kung wala kang alam, di gusto malaman mo. Hindi ko sinabing wala akong alam ha. Ang sinabi bago, ko hindi ko alam. Sinita, hindi mo alam. Ngayon. Pero iba yung iba kasi yung sinabing walang alam at saka hindi alam. Ha? Merong iba naman question, moderator. Huwag mo akong ipitin dyan, hindi mo akong maiipit dyan. Sabi mo, mali ako dahil nabasa mo sa Leviticus 23:39 nga walang Sunday. Walang mabasa nga ang Sabat di pinalitan ng Sunday. Di ba totoo? Totoo naman, wala namang babasa talaga. Yung sa unang araw, ano ang unang araw? Kung ang tinutukoy mo dito ay ang Leviticus 23:39, ito ay unang araw ng piyesta. Ano to? Ang sagot ko, ano ang pangalan sa unang araw? Hindi, Mr. Moderator, i-confirm ko lang. kung ang basihan ba niya ay ang Leviticus 23:39, i-confirm ko lang. Sagutin mo, kasi yun ang premise niya. I-confirm ko lang may sa kanya. Mababasa ako sa Leviticus, moderator, na nagsabi, unang araw at ikawalong araw. Tanong. Sige. Atong basahin. Leviticus 23:39. Sa ikaunang adlaw, o ikawalong adlaw, may hingpit nga pahulay. Tanong, ano ang unang
unsay pangan, anong pangalan sa unang araw? Okay. Ang pangalan, aw, oh, kung ang talata, ayon sa talata mo, walang, hindi binanggit kung anong pangalan sa unang araw. No, 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 Director, pasagutin mo. Ano ang unang araw, ano ang kaniyang pangalan sa unang araw sa isang semana? Hindi binanggit sa talata. Moderator, kung ano ang pangalan ng unang araw. Iba naman tanong. Ibang tanong. Mm. Sa ikapitong araw, ano ang pangalan? Hindi rin binanggit sa talata kung ano ang ikapitong araw. Okay, iba naman tanong. Hindi binanggit eh. Hindi ba ang Sabado ngayon nandiyan sa ikapitong araw? Ang Sabado ngayon? Oh, tama naman, tama naman. Tama naman. Ayon ka na, ang ikapitong araw ay Sabado. Mm. Ayon ka naman. Oo, pagkutan na. Ang ayon ka na, ang ikapitong araw ay Sabado. Oo nga. Ano ang unang araw bago kayo dating sa ikapitong araw? Sa ngayon. Sa ngayon, ang unang araw ay Linggo. Linggo. Pero sa talata, hindi binanggit ha? Sa Leviticus 23:39, yung unang araw, sinabi mo Linggo, tama bang Leviticus? Ang unang araw sa Leviticus, hindi binanggit na Linggo. Ano ang unang araw? Ang unang araw sa Leviticus? Yes. Hindi binanggit na Linggo. Hindi binanggit. Pero binanggit mo ngayon, ang ikapitong araw ay Sabado. Tama naman. Sa ngayon. Ano ang unang araw? Sa ngayon. Ano ang sunod sa ika? Ano ang sunod sa Sabado? Sa ngayon? Ano ang sunod? Sa ngayon. Oo. Linggo. Ano ikapangilan siyang araw? Ha? Ikailan siyang araw na sa Domingo? Galing ikapitong araw Sabado. Ikailan ang araw nga sa Domingo? Kailan? Sa ngayon ay unang araw ng Sanlinggo. Unang araw sa Sanlinggo. Yan ang ikawalo. Yan din ang masasabi natin na sunod yan sa ikapito. Okay. Sabi mo, ginamit mo ang, sabi mo ha, basahin ko. Nga, wala tayong mababasa, pinilitan ng Diyos ang Sabat. Totoo hindi? Ano? Sabi mo kanina, wala tayong mababasa, pinilitan ng Diyos ang Sabat. Sabi tama mo kanina. Tama. Wala tayong mababasang talata okay na pinalitan ng okay Diyos ang Sabat ng Linggo. Okay. Yung pinalitan ng Diyos ng Sabat ng Linggo, ha? Okay. Ako lang ang gipakuan. Sa Usiyas 2:11, kanang adlaw ang ipahanungon niya, unsang adlaw, nganli, unsang adlaw, na pahanungon sa Diyos ang adlaw ipapahulay. Unsang adlaw na pahanungon sa Diyos. Yung mga Sabat ng mga Hudyo nung tumalikod sila sa Panginoon. Ang akong gipangutana nimo, unsang adlaw nga pahunungo sa Dios? Adlaw man ang papahulay, unsa nang adlaw? Adlaw gani na nga araw ya Sabat yan ng mga Hudyo nung tumalikod sila sa Panginoon. Director, ang akong pangutana timan ang ginamaminaw ka. Yung sabi ni Osias 2:11, may araw ipagpahulay yun patigil ang Panginoon. Tanong, unsang adlaw suma sa Usiyas, suma ni atong panahon na nga pahunungo sa Dios. Unsa nga sa mga adlaw? Unsa? Ano? Ulitin mo. Sabi ni Usiyas, sa hula ng mga Usiyas, 2:11, may araw nga ipagpapahulay, ipatigil ang Panginoon. Tanong, basahin mo yung talata. Nag-iimbinto ka ng talata eh. Basahin mo yung talata. Nag-iimbinto ka ng talata. Usiyas 2:11. Basa. 2:11. Basa. Sabi dito ha. Huwag kang mag-alala, akin din namang paglilikatin ang kanyang mga kalayawan, ang kanyang mga kapistahan, ang kanyang mga bagong buwan, at ang kanyang mga sabat, at ang lahat ng kanyang katakdang kapulungan. Gusto mo Bisaya? Anong ipatigil? Ito Bisaya. Hindi, tanong ko, nagtanong pa ko sa'yo. Ano ang para maintindihan, para maintindihan, basahin natin sa Bisaya. Ano masabi mo? Hindi, moderator, nagtanong ako sa kanya. Hindi na rin maintindihan sa Bisaya yan. Pero binasa ko na sa Tagalog eh, kaya maintindihan. Tapuson ako ang tanan niyang kalipay. Huwag ka nang maglipay-lipay ngayon ha. Sige. Tapos ito. Ang iyang, no? Una, tapuson ako ang iyang tanang kalipay. So mga subo na karon, mag-uol na ka kay wala kalipay. Dito basa eh, comment. Ang iyang kasaulugan. So di na ka magsaulog. Pwede rin mo kay gitapos ng kasaulugan.
ang iyang mga bag-ong subang sa bulan, o di na po, wala na inyo mo nimo, o ang iyang adlaw igpapahulay, o ang tanan niyang mga tanan ka sa ulugan, tanan wa na, pati ang pag sa ulugan, mo, wa na kay simba-simba. Ang iyang adlaw igpapahulay, dili ba sa maong pagpahunong, apil ang adlaw igpahulay? Oh, apil. Apil bitaw, pero kining adlaw oh. Mapahunong mo sa Ginoo. Tama, apil bitaw. Odo, gatubag ko, paminaw, paminaw, gatubag ko. Ang adlaw nga ipapahulay diri, mao nang higayon nga kun sa dining talikod sila sa Ginoo. Isa may muribata ra ko siya. Siya kay. Ikaw, ikaw. Siya. Di ikaw negative tapo na to. Bro DM. Bro DM, ipakita Tagalog para mas maganda. Hindi, binasa ko na yun sa Tagalog at saka translate ko sa Bisaya kaya kasi Bisaya siya. O siya dos onse yun. Bro, okay. DC. Bro DC, oh. Para maintindihan din namin. Kasi ako hindi ako makintindi ng Bisaya. Tagalog sa akin. Binigay ko lang ang sitas para basahin mo sa Tagalog para makatindi kayo. Paki-off ng data mo, ano ha? Ng cam, ano? Moderator, ribata na ba ito? Kunti lang yun. Ano? Sige, salamat. Wala na magre-rebat ka na. Magre-rebat ka na. Stan. Iba ang rebatal, iba itong si Kanstan. Si Kanstan pa to, moderator. Hindi, rebatal na si Kanstan mo rebatal. Di ko ni rebatal stan. Permit ba ko ikaw mag-rebatal kung tapusin na natin ito? Hindi, palitan ito, palitan. Meron pa namang conclusion. Hindi, moderator tanungin ko, sa rebatal, 'yun tapos na. Wala nang si Kanstan. 'Yun tanungin ko moderator, rebatal na ba to? Yung moderator, lumayas na naman. Wala na ng moderator? Hindi, rebattal yan, rebattal na yun. Sige, so, isang presentation. Ikaw ang negative side kayo, yun ang roles debate, ikaw ang rebattal. Yun ang binasa na kanina, yun ang roles natin dito. Nako, hindi ka marunong mag-debate. Yun ang affirmative side, yun ang tapos ang mag-rebattal. Yun ang pinagkasunduan dito, yun si Sir Joven. Hindi ka marunong mag-debate. Negative side kayo, ikaw unang rebata, tapos ako. Nakubo, si Joby na naman na kinuha palang moderator. Wala na naman si Joby. DC. Siguro susunod tayo sa format dito. Wag mong ikapit yung mga sa alam mo sa debate. Kasi ang affirmative, yung tapos, yon ang last mamahayag. Hindi ikaw, kasi negative ka eh. Ikaw mag-rebata una sa akin, susunod ako. Depende yan sa pinagkakasunduan. Hindi naman to Oxford Oregon eh. Nako, takot ka. Hindi naman to Oxford Oregon yung debate natin. Yan, kahit pang walang moderator, alam mo ng rules debate? Alam, naintindihan mo ba pinagkasunduan natin kanina? Sabi ko, ako ang alam mo na ang rules sa anong debate? Tinatanong mo na, ayaw mo na. Nako. Magrebatal ka hindi. Ay, ikaw yung ayun ang bakit ako natin. Una ako affirmative. Ay nako, itong si DC talaga. Nako, kawawa ka naman, hindi ka marunong magdebate. Sukusukol ka sa akin, hindi pati roles hindi mo alam. Wika. Unsa naman tao kisa rebatal stage. Pastor Joven. Nagrereklamo yata yung tinanong kita kanina. Sinong affirmative? Yung huli mag-rebatal, hindi ang maghuli ang negative side. Wala sa rules yun. Makinig ka. Takot ka mag-rebatal. Tinanong ka na, alam mo naman pala yung rules ng debate. Bakit kanina hindi ka nagreklamo? Ang rules ng debate, sabi na rules ng debate. Sandali, huwag kang maghuli ng rebatal. Hindi ikaw maghuli. Ganito. Nanggugulang ka. Alam mo naman pala yung rules ng debate. Bakit kanina hindi ka nagreklamo? Ibig sabihin hindi mo alam. Makinig ka nga. Dili. Huwag ka muna sasagot. Paminaw. Good. Doon siya. Nagtawahanan eh. Paminaw ba? Huwag ka magsukol. Hindi ka kamao. Paminaw. Inahanglan. Ikaw negative. Ikaw yung unang rebattal. Away affirmative. Maunay rules sa debate. Paminaw. Good. Makinig ka. Alam mo naman pala na ganyan ang rules ng debate. Sandali. Ay, naunsa naman. Sige, nagawiyaw. Hindi man maminaw. Pait ha. Wala na yung sukol. Gusto mo naman pala. Kakamao. Paminaw, God. Dito kita ni makapadayo. Ang rules sa debate dong, Sulti Antica, kung sino ang affirmative, yan siya ang huli mag-rebattal. Kasi po, ang negative side, siya mag-una rebattal.
Yun ang debate. Yan ang rules. Kahit anong tingnan mo sa mga debate, mga laking debate, yan, normal yan. Kung hindi ka marunong debate sa sunod, huwag ka mag-debate sa akin. Dice, dice. Wag mong ipagyabang mo yung alam mo. Wag mong ipagyabang yan ganito, ha. Kahit makinig ka nga. Ay, naunsa. Tawanan nito pa minum. Magsigilag-yaw-yaw. Yan ang rules. Affirmative, huli, mag-rebattal. Hindi siya manguna sa rebattal. Ikaw ang negative, ikaw magwahe. Nako, sino ang abogado? Tingnan mo. Tatawanan ka nila. Pag-yaw-yaw di ha, ay. Saan, di bang tama minaw? Rebattal ka na. Makinig ka ha, makinig ka. Makinig ka sa paliwanag ko ha. Oh, makinig ka kasi kanina ka lang sa kaalaman mo. Makinig ka ha. Oh, wag kang sasabat. Hindi kita sinasabat kanina. Bago tayo nag-start, DC, ipinaliwanag ng moderatory yung format. Wala, hindi kasali ito nga, hindi kasaling inusapan natin. Nga ang affirmative, yan ang mauna sa rebuttal. Wala, hindi ako bingi, nag-uusap tayo dyan. Kaya nga, ipinaliwanag ng moderator. Tapos na to. Huwag ka ng daming daldal. Yan ang rules ng debate. Ikaw yung daming daldal. Eh. Ako magsasalita ako, sumasapaw ka. Rebuttal ka na. Sandali mo na. Ipinaliwanag na kanina yung format ng debate. Huwag mo akong paunahin. Negative side ka, ako mag-unang rebuttal sa'yo. Ikaw panghuli. Ano ang rules ng debate? Wala na. Wala na. Kung hindi mo kaya, susunod. Hindi ka may conclusion pa. May conclusion pa tayo, DC. Ikaw talaga, ang gulo mo ko sa dami ko ng mga nakadebate dito. Eh. Hindi magulo kasi hindi nila pinagyayabang yung kanilang mga nalalaman sa debate. Sa rules, debate, hindi mo alam? Yun ang pinagkasunduan natin. Wala, hindi tayo nagkasundo yan. Tingnan mo ang pirma natin. Eh, ba't kayo nag-start? Tingnan ba't kayo nag-umpisa? Ba't ka nag-umpisa ng mga ganung style? Ipinaalam na sa iyo kanina. Ng araw ng Sunday. Yan lang. Pero sa rules na debate, alam ko kung ano ang rules na debate. Ikaw, hindi mo alam. Mayaw na yung kausap po. Hindi, wala na yata siyang may latag eh. Nako. Ako pang wala nilatag. Rebattal ka na, hindi ka mag-rebattal, takot ka? Takot na, hinihintay nga kita. Wala yata ma-rebattal. Walang rebattal, hindi tutungan. Eh, bakit mo naman binalian si DC? Baling-bali na, binali mo pa? Ikaw, sino to? Sagot sa akin? Ito si Ben? Bakit mo naman tanong? Si Serpent si Dian. Kitang-kita, naririnig naman. Kawawa na naman ito ng SDA. Tama na yun. Isang tanong hindi makasagot. Tama na din. Mahawa ka naman dyan. Mabilaukan si Maya. O si Yas. Si Maya. Alam mo, DC. Tubusin mo actually, DC. Actually, maraming nakikinig sana eh. Huwag mo kasing ipagyabang yung alam mo. Kasi dito, sharing lang ito dito, DC. Sharing ito. At saka, ito ang style lang debate. Hindi ito sharing. Debate ito. Ay, hindi ka ba nagsishare? Nagsishare ka na nga noon eh. Debate tayo, wala sharing dito. Debate tayo. Huwag mo kasabot doon sa sharing. Ang sharing, magpapahayag ka ng nalalaman mo. Magpapahayag ako ng nalalaman mo. Debate is a form of sharing. Lahi ang sharing, lahi ang debate. Ay, mamamagitan ka na to eh. Magulo na to eh. Debate is a form of sharing. Kung muna si Shimaya, Toy. Ikaw na, Maya, ikay susunod. Magulo na to, ayawin mo, magulo na. DM. Tubusin mo. Ang ganda na ng format kanina. Kung nakipag-sharing ka sa akin kagabi about Sabat, nagkaroon ka sa ng idea. Ikaw, tubusin mo, DM. Ikaw sunod, B. Ikaw yung mamaya. DC, nakalay pa naman ito, DC. Sayang, pag hindi ka hindi mo tinupan ang rules debate. Ako affirmative, ako uli. Mag-director, pakihayos. Hindi pa sila tapos mag-debate. Patapusin nyo sila. Umalis yung moderator. Umalis yung moderator eh. Moderator. Umalis yung moderator eh. Pastor Robin. Wala na si Joven. Wala na. Ikaw na lang kaya. Ikaw lang. Umalis na yung moderator. Si Toto'y mag-ayos dyan kasi si DC hindi sumusunod sa patakaran. Anong patakaran sa rules debate? Nag-uusap kayo dyan bago kayo nag-start. Kita niyo inusapan namin. Anong inusapan namin? Nag-uusap pa kami nga. Ako affirmative. Ako unang maribatal. Nako, sinungaling yung lahat.
Teka, ano muna, sige, i-remind muna natin, Dice, dito kasi sa voice call debate, ang madalas na nangyayari dito, pag affirmative ka, ang huling magpa-final conclusion ay lagi yung negative side. Depende kasi sa pagkakasunduan. Hindi na. Yeah. Dito sa ganun dito. Dice! Kahit ano malaking debit gagawin, yung affirmative, yung negative side, manguna, pang-ewahi yun ang affirmative. Tama yung sa'yo, Dice. Dice, tama yung sa'yo. Tama yung sa'yo, kaya lang, baka hindi nyo nabanggit kanina. Hindi nabanggit naman yung sa'yo eh. Pwede yung affirmative, siyang una lang, siya yung huli sa final conclusion. Pwede yung affirmative. Pwede ka maghuli, ikaw affirmative. Depende kasi kung napag-usapan nyo. Kasi kadalasan dito, wala nangyaring nag-usapan dito. Ang huli sa final conclusion, laging negative side. Pero kung napagkasunduan nyo kaagad na ikaw wala, affirmative, wala. Ikaw wala. Ang huli sa conclusion. Dapat binanggit nyo pa yan, affirmative. Hindi ka nagsundo yan. Hindi natin, o ganito din siya, wala tayong pinagkasunduan kung sinong mauna sa rebuttal. Ang sabi ko sa talata, palitan ito ha, palitan. Pag ibig sabihin na palitan, kung sino nung nauna, susunod. Sundon na roles, palitiya sa roles, di ba? Hindi ka magawa-gawa ng roles mo. Tanong kita, yan. Tanungin kita, ilang roles ng debate ang alam mo? Ang affirmative, kasi pinagyayabang mo yung roles ng debate. Minaw, dami naman palang roles! Minaw, nakakahigla itong tato. Hindi nakasunduan. Dami naman palang roles! Bakit pinagyayabang mo yung roles mo? Sayang yung debate nyo. Baliktad sa roles at DCDM, sayang yung debate nyo. Hinto muna kayo. Ayusin natin. Nasa rebuttal time na ba kayo? Nasa rebuttal time. Rebuttal, yes. Okay. Sino ang huling nag-interrogate? Ang nagtanong sa ano niya, sa latag niya? Sino ang huli? Si DC, ako affirmative. Ganun si affirmative. Oh. Ang affirmative ang huli. Sige, ganito hindi, na lang hindi, DM. Hindi. Ako ang affirmative sa anong debate. Okay, di ba ikaw ang affirmative? Yes. Okay, ikaw ang affirmative ngayon. Kung gusto niyo matuloy ang debate, pagkasunduan niyo na ngayon dalawa, mag-adjust kayo pareho. Payag ka ba DM na siya ang affirmative, siya na lang ang mag-final conclusion. Pero siya hindi, ang mauuna mag-rebat. Payag ka hindi, ba DM? Ganito. Payag ako na ako ang unang mag-rebat, pero ako yung huling mag-conclusion. Oh, pwede rin ninyong pagkasundon. Payag ka ba dyan? Ano? Tapos ng rebattal, hindi ka alam. Sa rebattal, wala na conclusion. Matsunod sa rebattal. Tapos ng debate. May final statement pa. May final statement. Pag nirebat mo, rebattal yung mga sagot niya, mayroon pa kayong final statement mamaya. Kaya nga, sabi ko sa iyo, Dace, pinagyayabang mo yan. Pinagyayabang mo yung alam mo sa roles of the debate. Nung tinanong kita, ilan bang roles of debate ang alam mo? Ibang topic na yon. Magbigay na lang kayo, ibang topic na yon. Magbigay na lang kayo. Sayang. Ano, DC, ganito na lang, DC. Magulang payag siya. DC, payag si DM. Siya ang unang mag-rebat. Pero siya ang huli sa final statement. Hindi, pwede ako ang huli. Hindi na pwede maggawa ka ng conclusion. Kaya nga, pagkasunduan nyo, kasi ang pagkukulang, hindi ninyo nabusisi kanina. Correct. Pero alam ko, ano rules debate? DM, magbigay ka na DM. Hindi naman nakakarin, ikaw ang mag-adjust DM kasi. Wala ng conclusion. Pwede na kayo magtanong. Balik na tayo, wala ng debate. Sige, DM, wala na daw ano, wala ng final statement, DM. Wala na. Pagkatapos ng rebuttal, question and answer na, pwede na audience. Pwede ka naman sumang-ayon siya kanina, na may conclusion kami na 3 minutes. Iwan ko kung nakikinig ba yan. Sabi dito ha? 39. Gayon ba? Kanina, ayos na rin eh. Wala yung moderator, pwede naman ako mag-moderator. Yan, DM. Kaya ang reason ayoko makipag-usap dyan. Kasi magulo ka usap yan. Depende lang kasi kung mag-a-adjust si DC ngayon eh. Kung mag-a-adjust si DC, na hindi okay. Naman niya isipin ano man ang siya, pwede din yung pagkasunduan yan, ituloy ninyo yan. Tama naman po tuloy, pero sundin natin ang rules debate. Kung sino affirmative, siya manghuli.
Hindi yung negative side siya mahuli mag-rebuttal. Hindi DC. Ang roles kasi nakadepende yan sa pinagkasunduan. Nako, matagal mo na rebuttal ka na diyan. Sunduan natin kanina yun eh. Nako, hindi tayo sunduan ng rebuttal. Sa'yo? Ang rebuttal ako ay mag- wala, ako ay wala, 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 pagkasundan natin din si, ako yung unang mag-rebut, pero akong huli magbigay ng final statement. Okay ka ba? Wala na kay final statement yan. Wala nang final statement. Wala na. Wala na. Wala na. Rebuttal ka na. Okay, para matapos. Sa audience na. Sa audience na lang. Para matapos. Okay. Tapusin na ito, rebuttal. Okay. Ganito, payag ako nang na ako mag-una ng rebuttal, basta gawin natin na... Ilang minuto ang rebuttal ninyo? 20 minutes yung rebuttal. 5 minutes lang, rebuttal. 5 minutes. Tapos ay, nako, si DC. Gawin natin 15 minutes, DC. Kasi final na yan eh. Layo na. Maximum lang yan, Max. Max na lang. 5 minutes lang. Kung ubusin mo yan o hindi. Hindi, ganito. Sige, salubungin natin. 7 minuto ang rebuttal. Okay na ba yan? 7 minuto. 7 minuto. Pati sa time, magre-reklamo ka pa, DC. Grabe ka. Pati, Jesus. Taas na kayo na. Tumuol kay Paminaon. Okay, 7 minuto. 7 minuto. Sige, umasa natin. Sige na, DM. 10 minutes. DC, 10 minutes. 10 minutes. Ayaw mo pa rin sa 10 minutes? Ayaw, 5 minutes. 10 minutes, ayaw mo. 5 minutes, ay isang solo na. Kay, ikaw, 10 minutes ikaw, ko. Ikaw, bukaon, takot ka ba makinig sa 5 moment. Minutes? Hindi. Hayaan mo ako sa 10 minutes. DM, dagdagan pa natin ang isa. Sige, 8 minuto. Magsaluhin mo kayo dyan parang di tumagal. Gawin mo lang sa po. Sige na, DM. Nagpapapresyo ka pa, DM eh. Mga bro. Tama na yung 8 minuto. Yung rebuttal. Oh, yung rebuttal. Sige, 8 minuto. Sige, 8 minuto. Magsisimula na yung kanangan ng 8:38. Sampo. Tapos ka DM. Alas 11:48. Pasok na DM. Sap. Kaya nga si... Si DC nagre-reklamo. Sige, payag na ko. Sige, rebuttal ka na. 10 minutes ha. Okay, sige. O sige, pasok DM ha. Magsisimula ka ng alas 11:38. So matatapos ka ng alas 11:48. Sige, pasok okay. Na DM para sa rebuttal mo. Oh, ngayon. At least, ngayon na ako nakatagpo ng ganitong klaseng kadibati. Okay na yun. Ipinag-ano na niya yung alam niya sa rules of debate nung tinanong ko siya kung ilang yung alam niya. Marami naman pala. No? Ganito kasi, no? Since ang talata niya patutunayan niya kung kailan ang Sabat ay pinalitan ng Diyos ng Linggo. Alam natin sa unang stand niya, wala talaga siyang nailatag. Wala talaga siyang naipakita. Nag-iimbento lang siya. Mamaya, babalikan niya. Alam ko, mamaya, babalikan niya itong mga talatang binabanggit niya. Babalikan niya ito mamaya. No, para naidiin. Pero alam na natin na kahit anong gawin niya dito, hindi niya ito yung mga taong nakikinig. At yung may mga alam talaga sa Biblia, siguro, yung may mga alam sa Biblia, hindi niya ito mapapaniwala sa ganitong mga latag niya. Yung Oseas 2:11. Ganito ha, tinanong niya ako sa Leviticus 23:39 kasi binanggit doon yung unang araw at saka yung anong tawag nito? Walong araw. Oh. Nakabasa lang siya ng unang araw. Tinatanong niya kasi ako kung anong pangalan kaya sinasabi kong hindi binanggit. Bakit? Nakabasa lang siya ng unang araw. Ikaw walong araw. Abay, iniisip Linggo na, first day of the week. Siguro ang alam yata ni DC na Sabat sa Biblia isa lang yung weekly Sabat. Yun lang yata yung alam niyang Sabat. Kaya pag nakabase siya ng first day,
eighth day, ay, yun, first weekly Sabbath na yun, hindi ganun yun. Kasi pag yung Leviticus 23:39, ang tinutukoy yan ng Sabbath ay Sabbath, saan ba? Ito yung title niya. 23:29. Ang Sabbath yan, yan ay piyesta ng ano ba yan sa Tagalog, yung payag-payag, Pastor Val. No, piyesta sa mga payag-payag or sandali, sandali, babasahin ko ha. Ha? Sandali. Ito. Leviticus, sandali. Kaya marami pa akong ilalatan. Pista ng tabernakulo. Piece yes. of the tabernacle. Oh, piyesta yan ng tabernakulo. At yan ay hindi yan mag-iinsak sa, hindi talaga yan mag-uumpisa sa first day of the week. Ha? Nakadipindi yan. Halimbawa, kung yung first, mag-uumpisa yon kasi yung ano dyan ay, sabi dyan sa 39 is, 23, 39. Ika, si Buano muna yung Tagalog na to. On muna yun. Bilis. Oh, sabi dito sa verse 39 kasi, gayon na sa 15 araw ng 7th buwan. Ito kasi ay piyesta ng tabernakulo. Hindi ito specific na first day of the week talaga. Nakagaya ng mga nakadipindi ito sa kung kailan mag-uumpisa yung piyesta ng tabernakulo. No? So kaya nga, ang alam niya nitong mga nitong si DC ko, ang alam niya kung ano. Ngayon, ito na lang. Dahil wala siyang mababasa sa Biblia kung sino yung napinalitan talaga ng Diyos, i-reveal ko sa inyo kung sino talaga ang nagpalit. Oh, ito ha. Ito yung babanggitin ko, isang sulat. Itong sulat. Ha? Sulat ni James Cardinal Gibbons, kasi based na yun sa reference. James Cardinal Gibbons sa Faithfully Yours, sabi dito, is Saturday the seventh day according to the Bible and the Ten Commandments? Anong sagot ni James Cardinal Gibbons? I answer yes. Is Saturday of the week and did the church change the seventh day Saturday for Sunday the first day? I answer yes. Third question, did Christ change the day? Anong sagot ni James Cardinal? I answer no. No. Ganito, napakaganda ang pagkasabi ng talata. Ah, ng talata ng kanilang reverend. Mas paniniwalaan ko ito. Ha? Kasi siya na mismo yung reverend na nila ang nagsabi na hindi talaga. Ha? Wala talaga sa Biblia or hindi talaga sa Biblia ang nagpalit, no, ng Sabat. DC, huwag kang tumawa. Nagre-record tayo. Ito. Hindi maganda yung ganun. Okay. Saan pa ba dito yung mga referensya ko? Nako, nawala na yung mga referensya ko. Ito. Basahin natin to para maganda. Ilang minuto pa ako, Pastor Val? Laya sa sila, bro. Meron ka pang 4 minuto. Andiyan okay, na pala si Jobin eh. Oh, may 4 okay minutes na. Ka pa. Ito. Sulat from the Catholic Virginian. Ang title ay To Tell You the Truth, Volume 22, Number 49, October 3, 1947. Sabi to, All of us believe many things in regard to religion that we do not find in the Bible. For example, nowhere in the Bible do we find that Christ or the Apostle ordered that the Sabbath be changed from Saturday to Sunday. We have the commandments of God given to Moses to keep holy the Sabbath day. That is the seventh day of the week, Saturday. Huh? Ito pa. The faith of our fathers. Kung gusto niyo maghingi ng PDF nito, meron akong PDF nito, The Faith of Our Fathers. Sabi ni James Cardinal Gibbons,
You may read the Bible from Genesis to Revelation and you will not find a single line authorizing the sanctification of Sunday. The scriptures enforce the religious observance of Saturday, a day which we never sanctified. Huh? Ito pa, the faith of millions pa rin. But since Saturday, not Sunday, is specified in the Bible, isn't it curious that the Catholics who profess to take their religion directly from the Bible and not the church observe Sunday instead of Saturday? Yes, of course, it's consistent. But this change was made about 15 centuries before Protestantism was born. And by the time of custom was universally observed, they have continued the custom even though rest and authority of the Catholic Church, not upon the explicit text in the Bible. The observance remains as the reminder of the... Haba na. Ito na lang. ito pa DC. Sentinel Pastors, page... St. Catherine Catholic Church, Algonac, Michigan, May 21, 1995. Sabi dito, perhaps the boldest things that most revolutionary change the church. Ay, hindi ang Diyos ha, kundi yung church. Ever did. Happened in the first century. First century. The holiday, the Sabbath, was changed from Saturday to Sunday. Sabi ito, the day of resurrection, the day of Pentecost, 5th. The day of the Lord, this Dominica, was chosen not from directions noted in the scriptures, but from the church since of its own power. The day of resurrection, the day of Pentecost, 50 days later, came to the first day of the week. So this would be the new Sabbath. People who think that the scripture should be the sole authority should logically became Seventh-day Adventist and keep Saturday holy. Oh? Oh, ito, meron akong aklat dito na Bisaya kasi, Bisaya lang to, pero naiintindihan ito. Saan ba yung aklat ko? Hindi pa tapos, ganina harap po nagsalita. Sandali, ito yung utang magreklamo na nabibingi ka na ba sa katotohanan? Memorize ko ron. Sabi doon, sulat sa Diyos kag ang mga ginatudlo sa Santa Iglesia Katolika. Tapos ang sabi doon, ang sabi doon DC, ang kahulugan ng Lord's Day ay Sabat. Ngayon sabi doon, tayong mga Katoliko ay pinili natin tapos ang linggo. Kayo na. Ang na kayo, napili ng linggo na maging para sa Panginoon. Ay nako, hindi ka na matapos. Sandali. Wala namang wala natapos na. Sige, sige. 30 seconds pa. Hayaan mo muna, may 30 seconds pa siya. Ito pa, isa pa. Meron pa isa. Ano ba 'yon ang sa convert catechism, which is the Sabbath day. Saturday is the Sabbath day. Why do we observe Sunday instead of Saturday? We observe Sunday instead of Saturday because the Catholic Church transferred. Hindi yung Diyos na transferred. Transferred the solemnity from Saturday to Sunday. Huling sabi mo. Pusin mo lang na, DM. Dito lang sa simbahan ng tublo. Ang dami. Okay, DM, tapos mo nang basahin yan. Tapos mo nang basahin. Okay na yun. Okay, sige. Salamat sa rebuttal mo. Ibibigay naman natin sa Catholic Faith Defender kay DC yung rebuttal niya. Magsimula ka ng 11:49, matatapos ka ng 11:59. Sige, okay. Pasok na, DC. Rebuttal mo. DM, katindi rin si Buano. Looy, maluoy ka ba? Maawain ako sa taong hindi marunong magdebate. Pati rule sa formal debate, yung affirmative, kailangan ang negative mo unang mo rebuttal. Nilalis niya. Dahil, sabi niya ganina, inangkin niya nga, hindi ko alam, pinilitan ng Diyos ang Sabbath day. Muna nga, sige siya panudlo, hanggang ngayon, tinuturo pa yung Sabbath day, dahil ang katwiran, hindi niya alam. Tanong ko sa kanila ganina, yung nabasa mo bang Leviticus 23:29, yung unang araw, unang tanong, hindi siya sumasagot. Iba namang tanong, tinanong ko siya, ano ba ang Sabbath day? Kung kayo'y magtitipon, anong araw? Sa Sabado. Sa araw ng Sabado, ikailan ang Sabado sa isang simana? Ikapito. Yon, kapito, tama naman. Yung kapito ang Sabbath day, ano ang unang araw bago kayo darating sa kapito? Unang araw. Ano ang sabi ni Leviticus? Sa unang araw, magtitipon tayo, gawin nating banal kapag-iipon ang unang araw. Bakit?
unang araw, sabi ng banal na salita ng Panginoon, dahil ang Jeremias 31:31 nagsabi na, darating mga panahon na maggawa ako ng bagong kautusan. Sa pagdating ni Kristo, wala na si Kristo magsabi sa kanyang mga apostolis nga tutuparin natin ang araw na Sabat. Dahil ang araw na Sabat, yan ang dahilan si Kristo'y pinapatay. Saan natin mabasa? Mabasa natin sa 1:5, talatang 18. Eh, ganun na pagbasa. Matod pa, tungod ni ini, ato ng Tagalog na, bisugod ang mga Diyo paglutos kang Isos. Kaya giayo man niya ang tao sa adlawng Sabado, ipapahulay. Busa mitubag, ang akong amahan hangtod karon, o ako nagbuhat. Sabi niya, kailangan sundin natin ang Diyos, dahil ang Diyos ni pahinga sa kapitong araw. Pero sabi ng Diyos, ang aking ama at ako hanggang ngayon nagtatrabaho, walang pahinga. Sa 18, tungod ini, bisamot hinoon ang tinguha sa kadagkuan sa mga Diyo sa pagpatay ni Jesus. Tanglit, dili lamang kay gilapas niya ang balaod sa adlaw igpapahulay. Tagalog, ang mga Hudiyo matod pa ni Juan, nagalit pag-ayo ni Jesus. Dahil diyan, gusto nilang papatayin si Jesus Kristo dahil nilabag ni Jesus ang patakaran sa araw na pahinga. Anong araw yon? Sabado. Yan ang pahinga sa Seventh-day Adventist. Ano ang dahilan pinapatay si Christ sa krus pinako? Dahil sa araw ng Sabado. Yun ang mga Seventh-day Adventist, may mga lulo na kaniadto noong panahon ni Christ, nga nagbantay sa araw na Sabado. Yun ang mga lulo noon sa mga Seventh-day Adventist, sila ang kriminal ni Jesus Christ noon. Bakit? Tungod sa araw na Sabado. Yang mga apo, si D.M., apo sa mga lulo sa papatay ni Kristo, sabi niya, sundin natin ang araw na Sabat. Alam ba ninyo mga kapatid, ang mga tao noon nagsunod sa araw na Sabat, sila ang dahilan bakit si Kristo pinako sa krus. Bakit? Dahil sila'y nagalit kay Kristo, kay si Kristo sa araw ng Sabado, lalabas kasama ang mga apostol. May tao nagtatanong, Panginoon, ano bang gusto kong gawin? Ano bang gawin ko para maangkin ko ang buhay ng walang katapusan? Mateo 19:16. Sabi ni Kristo, huwag kang pamatay. Gumagalang ka sa iyong mga iyong mga parent. Pero hindi binanggit ni Kristo, bantayan mo ang araw ng pahinga. Wala! Yung mga 70s. Kalagi lang, bantayan natin aring pahinga. Sino ba nag-utos sa bagong tipad? Inutos ba ni Jesus Christ, bantayan yung araw ng pahinga? Inutos ba mga apostol, bantayan yung araw ng pahinga? Ang mga apo lang sa 70 Adventist noon, ang nagpapatay ni Kristo, ngayon nagsigig balik-balik ang araw ng pahinga Sabado. Wala na kang magbasa sa Biblia sa bagong tipad na may apostol pang nagsabi, bantayan mo ang araw na Sabat. Dahil sa araw na Sabat, si Kristo'y pinapatay. Bakit tinutupad sa mga simbahang Romano Katoliko araw ng Sunday, bakit sila diyan nag-worship? Dahil tinutupad ang banal na salita ng Panginoon. Jeremias 31:31, darating ang panahon na maggawa ako ng bagong tipan, bagong kasuguan. Sa bagong kasuguan, panahon ni Kristo, nag-utos ba mga apostol? Nag-utos ba si Kristo nga, "Hoy mga SDA, ituro ninyo ha, yung Sabat, nagpabilin pa hanggang ngayon." Ginamit niya ang Hebreo 4:9, ato ko nung sundan. Ngayon, ang maong sa 8, huwag ni batang 8, hindi na binabasang 8 kasi supalpal siya. Sabi niya, kung si Josue nagbigay pa ng kapahingaan, hindi na unta magligtas ng ibang araw. At umasahon, usap na ng ibang araw. Ibang araw. Bakit ibang araw? Sabat ni ibang kahayong pahinga. Pero sabi ng Hebreo 4:8, kung si Josue nagbigay pa ng kapahingaan, hindi na unta, magligtas pa laing araw. Tagalog. Purpina mo yun ako po Tagalog. Bisaya ka lang. Tingnan si Josue. Kung si Josue nagahatag pagkapahulayan, hili na unta kita mag-iskot o glayang adlaw. Usa man ang adlaw ang nag-iskutan. Domingo. Kinangutan ako niya. Brad DM, di ba sa ikapitong adlaw, mo man ang Sabado? He said, yes.
Unsa may unang adlaw? Siya Domingo. Siya ra po nagtugdan. Nga kanang unang adlaw diay, yung unang araw na sinabing unang araw, sinasabi ni DM, sinasagot niya nga unang araw ay Sunday. Oh, di ba tama ang Katoliko, Sunday ang nagtitipon? Dahil sa unang araw, Sunday. Ano bang ikawalong araw? Hindi natapos ang pagbilang sa isang buwan, balik-balik ang araw, 30, 31, 28. Ang ikawalong araw, Domingo. Ang unang araw, Domingo. Dahil ano, bakit? Ang ikapitong araw, Sabado. Ano ang ikapitong araw? Sabado. Anong sunod sa araw? Domingo. Kailan ang araw yan? Kawalo. Ano ang unang araw? Sunday. Tama. Bakit ang mga Seventh-day Adventist sa ikapitong araw mupahinga? Ano araw pahinga sa mga Seventh-day Adventist? Sabado. Isa ilang araw? Kapito. Anong urang araw? Sunday. Ano kawawa ng kontra ko? Sunod, DM, bago ka mag-alkontra sa akin, ha? Ikaw maroon, na may nagkuan, na may nagmanilhig. Bago ka musukol ako, pangitag backup. Pamitag backup. Ano man? Mauwawan ta. Yung didinay nga kanang unang adlaw, dili na maong adlaw ang ipasabot. Pero si katapusan, mitugaan ka, ha? Ikaw na nagsabi sa akin nga ang unang araw ay Sunday. Oh. Tingnan natin ang banal na salita ng Panginoon sa buhat, mga gawa, 20:7. Sabi ni mga apostol, sa unang araw nagtitipon ang mga apostolis at nagtipik-tipik sa tinapay at kinakain sila. Sa unang araw, ginawa ng mga apostolis. Asan mabasa? Buhat 27, 1 Corinto 16:2. Sa unang araw, magtipon tayo. Buhat 27, sa unang araw, magtipik-tipik tayo sa tinapay. Malaan nga pa nagtigom. Oh, di ba natupad ang sabi ng Panginoon? Ha? Nga unang araw sa Leviticus 23:39, sa numeros, sabi ng numeros, sa ikawalong araw, anong ikawalong araw? Magtigom ta at yung araw na ikawalo, hindi tayo magtrabaho. Hindi tayo magtrabaho sa ikawalong araw. Hindi sinabi ikapitong araw, ikawalong araw. Natupad panahon ni sa mga apostolis. Bakit? Sa ikaunang araw nga at ikawalong araw ay Sunday nagtipon ang mga apostolis. Yan. Natupad. Bakit natupad? Si Kristo yung dahilan. Sabi ni Kristo, ako ang magbuot sa adlaw ipapahulay. Ah, si Kristo, ligawas. Wa mo pahulay. Yun ang dahilan kung bakit Sunday ang Katolik pahinga. Dahil tinutupad ang banal na salita ng Panginoon. Si Kristo mismo at apostol, hindi ni pahinga sa araw ng Sabat. Yung mga SDA, yung mga apostol na papatay ni Kristo noong panahon, hanggang ngayon, Sabado sila rin. Pero kung tingnan mo sa bagong tipan, ano ba ang dahilan pinatay si Kristo dahil sa Sabat din? Sino ang nagpapatay? Mga lulus sa SDA. Tapos na. Wala ng tao? Rapture na. Hindi na rin nagagwanta. Okay. Okay na yung oras mo, ano, DC. Tapos na. Mo yung na-reach mo yung 11:59. So, ibigay na natin sa mga audience yung gustong mag-follow up ng ano, tanong correct, sa correct. Dalawang correct. Dibatista. Paki-address na lang kung kanino ninyo itatanong yung tanong ninyo. Ako, may tanong ako kay DA, kay DM. DM. Ha? May lugar na ako, sandali lang, sandali lang. Nalungkot okay, eh, DM. I-ano mo lang yung tanong mo, sandali, sandali. Kasi yung mabadali yung ano, yung lugan ko daw eh. Ah, okay. Self-famous number 3. Okay, ang tanong ko sa inyong dalawa, anong kalendaryo bang ginagamit nyo sa debate nyo about Sabat? Hindi ako sumasagot. DM na lang. Wala na bang langis si DC? Wala nang langis? Mayroon pa, konti. O di, dapat ka sumagot sa mga tanong. Sagot ko, kahit anong kalendaryo. Di, kuhaan ako, hindi ako sumasagot. Okay, DM sagot ko DM kahit anong kalendaryo. Sige, nag-follow question ko, Sir Moderator. Yung issue about Sabat, ang gamit nila dyan, Jewish calendar. Sa Jewish calendar, ang unang araw nagsisimula ng alas 6 sundown to sundown. 6 to 6. Yes. So kapag ini-apply natin 'yan sa current
day calendar na ginagamit natin, which is Gregorian, na nagsisimula ng 1 a.m. to 12, iba ang setting na mangyayari dyan. For example, correct. Ang seventh day na papatakan yan, dalawang araw ang kakainin. Like, kaya nga, ang tanong ko nga, paano mo ilalapat yung Sabbath day ng Jewish calendar sa Gregorian calendar, gayong magkaiba yung time setting yan? Dali ha. Oh, wala. Sadali lang ha. Sagot mo kasi kanina, both. Don't touch. Both calendar. Ngayon, ang follow-up question ko, paano may lalapat yung both calendar ng Sabbath day gayong magkaiba yung time setting ng dalawa? Paano naging magkaiba yung time setting ng Jewish at saka Gregorian calendar? Okay. Jewish calendar, 6 abang to 6. Habang tinatanong ko yung reply, actually. Gregorian calendar, bro. 1 to 12. Bro. Sige. Ito. Ay, dito na. Makain mo lang. Tama nila. Mabiyas. Jewish calendar, on one day nila is 12 hours. Wala ka nung sigo na isa. On 4 weeks. Live pa rin na to. Live pa rin to, Rasha, yung tanungan. 7, 3, 6, 4, 2, 7. Sagutin mo na, TM. Sadali lang, kay may nag-pulod pa sa'yo, may 20. Huwag mong tingnan yan. Yung nagtanong mo, tingnan mo. Okay. Anong yung ulit? Yung basis? Ito, Pastor Joven, sadali yes. Pastor Joven. Yung basis, actually, so, ang Jewish Jewish observation, no, yung cycle, merong dalawang tawag nito, merong dalawang basis sila sa weekly cycle or sa day cycle. Sa kanilang ang lamig, sa kanilang ano, sa kanilang tinatawag na religious sa religious nila ba, mga ceremonies, yung cycle nila hindi 6 to 6 kundi sunset to sunset. Yun ang 6 to 6 nito. Ay naku, hindi naman lahat ng ano 6 naka ano sunset to sunset. Yung Jewish calendar 6 to 6. Ngayon sa ibang din sa civil observance din sa civil kinopya gumagamit din sila ng sunrise to sunrise. Kaya nga yung 6 to 6 lagi. Hindi ikaw yung tinatanong, ano, huwag kang sasabat. Ako yung tumasagot eh. Sagot, huwag mo yung sunrise to sunrise, ginagamit ni, sa civil na ano nila yon. Sa civil, kaya nga yung nasulat sa Mateo, which is yung day cycle ni Mateo sa 28 verse 1, ay nakabase yun sa Jewish civil cycle sang day, na sunrise to sunrise. Pero sa kanilang biblical reckoning, sunset to sunset yung kanilang observation. Dalawa ang kanilang inaano. Okay, so ang pinag-usapan nyo yung Sabbath according to the Old Testament, tama? Correct. Okay, follow up lang. Itatanong kita, Dave. Tama. So, pero kahit anong basihan, hindi, yung teka Sabbath lang, next ay mananatili pa rin ikapito. Okay naman, wala akong question sa 7th day. Ang question ko is nandun dun sa time setting. Pakilakasan, kasi malakas yung ulan dito sa amin. Pakilakasan yung boses mo. Yung follow question ko, kung ang basihan ng Sabbath day is nasa Old Testament, which is sunset to sunset, paano nyo ilalapat yan sa yung sinasabi mong sundown to sundown? Paano mo ilalapat yan sa sunset to sunset or Gregorian calendar? Paano yan magpipit kung magiging dogmatic tayo sa time setting? Actually, ang pag-observe ka kasi sa Sabbath, hindi yan naka-base sa time. Okay, hindi naka-base sa time. Saan mo kinukuha yung ano na yan doon? Naka-base yan sa araw, sa paglubog. Kaya nga sinasabi ko, sunset to sunset eh. Yun ang basis. Okay na ako doon. Biblical. Okay na, sabayan ko na yung tanong mo. Kung hindi naka-base sa time, yung paglubog ba ng araw, hindi ba yung time,
observation, yung paglubog ng araw. Hindi ba yun? Kahit wala pang time yun. Ang tinutukoy ko na time is yung oras. Oh, tinutukoy ko na time. Oo oh, nga, yung paggamit pa nila. Pero iba-iba. Pero iba-iba. Kasi kayo, ginagamit yung 6 to 6. Hindi naman oh, lahat ng panang oras. Yun, eh. O kaya nga, pero sandali, makinig ka. Nagtatanong kayo. Hindi naman lahat ng oras ay 6 to 6 talaga yung sunset to sunset. Okay. Sa ibang ano ba, bansa, anong oras ang sunset to sunset? Ay, depende. Hindi ko rin alam. Di ba? Ngayon, ha? Hindi ko alam ngayon. Ang tanong ko doon kay Dizem, anong comments niya doon sa binasa ni DM about doon komentar ng Catholic kinakain ng mga bata na sino? Priest. Ano? Tama naman na, pinalitan siya ng Catholic, yung reference sa binasa. Tama naman, pinalitan. Bakit pinalitan? Dahil sabi ng Diyos, pinalitan. Ha? Okay. Sa mga nagtatanong, meron ba akong mga kopya noon? Meron ako, meron ako. Pangalawang question ko doon naman kay DM. DM. Ha? Dalawang question lang. Ha? Sa time reckoning, alam mo yung ibig sabihin ng time reckoning? Oo. Ulang sa tubig yung sinain natin. So, sa time reckoning, pag-araw ang pinag-uusapan, yung yata yan, ulang sa tubig. Ano ang nag-represent sa araw? Ha? Ano si Maya? Pag-araw ang pinag-uusapan, ano ang nagre-represent sa araw? Ano sabi mo, Elijah? Thinking of time reckoning. Hindi ko makuha yung point mo. Ano pinag-uusapan naman? Pakiayos. Bisaya mo lang. Tagalogin mo lang mabuti. Bisaya. Ulitin ko. Anong araw ngayon? Huwebes. Ah. Ngayong araw ng Huwebes, ano ba ang nagre-representa na itong araw na ito ay Huwebes? Hindi ko talaga mag-i-che. Anong nagre-representa? Sige. Nagre-represent ng ano? Pasensya na, hindi ko mag-i-che yung ano mo. Yung tanong mo talaga. Bigyan kita ng clue. Pag sinabing araw, ang nagre-representa dyan na it point na yan ay araw dahil mayroong umaga at gabi. Tama, hindi? Correct. Tama, correct. Oo. So that is time reckoning. Ang tinutukoy mo pala kung ano yung binubuo o ano ang kabuuan ng isang araw. Ayan nga, ano nga ang nagre-representa? Pupunta ka naman sa creation yan eh. Pupunta ka naman sa creation yan. Hindi kasi tinatanong kita kanina kung alam mo yung time reckoning. Oo ka ng oo eh, kaya hindi ko na pinaliwanag. Eh, sabi mo eh, nagre-represent eh. Hindi ko alam mo anong tinutukoy mo represent. Sa unang araw at ika-anam na araw, tama ba yan? Ayan ay literal day. Sa unang araw hanggang sa ikapito. Actually, matagal na kitang sinagot yan. Babalik mo naman yung issue na yan. Matagal ko na sinagot sa'yo yan eh. Ang tinatanong ko sa'yo, yung unang araw at ika-anim na araw, ano ang nagre-representa na yan ay literal na araw? Matagal na kitang sinagot yan. Hindi mo pa yan naintindihan, ano, si Maya? Sagutin mo din. Matagal ko nang sinagot yan. Okay. Sasagutin kita ulit, pero wag mo nang itanong ulit sa akin yan. Susunod ng pagtatanong, ha? Sige, sagutin mo lang. Anong nagre-representa sa unang araw at ika-anim na araw? Ang kabuuan na lang, yung buo, ay evening and morning, it was the first day. Pupunta ka dyan sa ikapito eh, kasi hindi binanggit yung evening and morning sa ikapito, ganun ba? Last question.
Meron bang mababasa sa Bible? Ang unang araw at ikaanim na araw, definite ang Bible, specific na mayroong evening and morning. Tanong ko, meron bang mababasa na sa ikapitong araw mayroong evening and morning? At kita mo? Meron wala. Alam ko doon ka pupunta talaga eh. Ha? Implied na yan, implied na, implied. Anong implied? Ibig sabihin, na yung week creation week ay from 1st to 7 ay literal yun na 7 days. Ang tanong ko sa'yo, malinaw, ang tanong ko sa'yo, malinaw din hindi sa implied ang, ano po, ang tanong ko, naintindihan mo ba yung implied? Meron bang mababasa? Wait lang, makinig ang mabuti. Last question ko na ito, titigil na ako eh. Ang hinahanap ko, meron bang mababasa na ang ikapitong araw ay mayroong umaga at gabi? Anong hinahanap mo? Verbatim? Oo, kasi verbatim yung anim, una at anim, verbatim yun eh. Okay. Kung ang hinahanap mo ay letra por letra, hindi natin mababasa, pero implied na yon. Pag sinabing implied, salamat. Marunong ka nang mag-unawa nun. O, gusto mo, ipaliwanag sa ulit. Salamat. Buti maging honest ka, wala ko talaga mabasa. Ay, kaya ito implied. Kaya nga, at least honest akong sumagot. Implied na yun. Sige. Oh, alam ko naman na sa akin lang kayo lahat magtatanong. Ako lang sabat keeper dito eh. Bugbog. Kawawas di, bugbog. AM ng linggo. 2 AM. Ling 2 AM ng linggo. Sunday. Lunes na 'yan. First day na, hindi na. Sunset na 'yan, so hindi na. How? Bakit mo yung dinuguan nila? Alam mo, matrika yung dinuguan nila. Ha? Ha? Araw yan ang pagsasalita. Araw nga yan ang pagsasalita. Dili, ang tanong niya, DM, anong pangalan sa araw, ibang araw? Anong pangalan sa ibang araw? No. Hindi yan araw na tinutukoy dyan na araw na yung first day, second day, third day, ha? Huwag kayong tumawa, ikaw. Kayo, honest ako sumagot. Ito, sandali muna. Ako honest ako sumagot, kaya makinig kayo sa sagot ko. Babasahin natin sa The Living Bible para maintindihan nyo. Hebrew 4:8, ha? Ang sabi dito, but God himself found fault with the old one, for he said, God said himself found fault with the old one, for he said, the day will come when I will make. Dem. Hebrew chapter 4, hindi chapter 8. Sandali, sumasagot ako. This new place of rest is talking about does not mean the land of Israel that Joshua led them to. If that were what God meant, he would not have spoken long afterward about being the time to get in. So ang pinupunto dito na day, hindi itong day na first day of the week. Ito yung day na kung saan, ang itukoy dito na kung saan ang sa araw sana na yaunan nung pumasok sila sa Egypt, kung doon ay nakatanggap sila or natanggap nila yung kapahingahan na binigay ni Jose, hindi pa sana ulit magsasalita ng ibang araw. Ibig sabihin ng ibang araw, hindi pa sana ulit banggitin. Hindi pa sana ulit salitain sa iba pang araw. Yung ganun. Kaya sa verse 9, pagbabasahin natin sa verse 9, mayroon pang isang pamamahingang sabat sa bayan ng Diyos. At ang sabi doon ko sa verse 7, sa verse 10, kagaya ng Diyos na nagpahinga sa ikapitong araw. Okay? Dem,
huwag mo nang pataasin ang sagot mo. Lalo ka nang maawa ako sa inyo. Okay, magtatanong ako kay DC. DC, huwag mo ako pakialaman sa sagot ko, ano? Kasi sagot ko naman to. Yun nga paliwanag mo, yung mali-mali. Hindi ko naman pinakialaman. okay na siguro, okay na. Magtatanong ako kay DC, pwede ba magtanong? Ay, salamat. Okay, okay. May magtanong kay DC. Thank you. Okay, ang tanong ko, DC, kanina sa stand mo, binanggit mo yung ikawalong araw. Anong kalendaryo ang ginagamit? Gregorian na po. Gregorian na po. Sa Gregorian, ang isang araw, 24 hours is one day. Sali ng gabi. Okay. Sino ang nauna, yung Hebrew o yung Gregorian calendar? Jewish ang nauna, yung sunod ang Gregorian. Tama ba? So, sa madaling salita, kung naniniwala ka na Jewish calendar ang nauna, wala pang Gregorian calendar. Yung sa Jewish calendar, ilang isang araw is 6 to 6 lang isang araw. Pag malipas na malipas ng 6, mag 7 na, ibang araw na 'yon. Hindi, ang tinatanong ko, yung binanggit mo dun sa talata na ikawalong araw, ano ang ginamit ko? Jewish calendar? No, Gregorian calendar. Yung una, ginagamit noon, is Jewish. Wala pang Gregorian. Jewish pala. So, mali yung sagot mo kanina. Tamang sagot ko. Kaya sa Jewish calendar. Tinanong kita kung ano yung ginamit dun sa ikawalong araw, dun sa talatang ginamit mo. Sabi mo, Gregorian calendar. Jewish calendar. Palit ka ngayon. Jewish calendar ginagamit ngayon sa unang panahon sa mga Hudyo. Yun, sa unang mga panahon sa mga Hudyo, Jewish calendar ginagamit. Sige, follow up question. Hindi pa. Okay na, nasagot mo na. Nasagot mo na. Sige. Okay, go ahead. Okay. Meron na bang linggo nun? Meron na. Meron ang linggo. Meron Sabat. Okay. Kabisado mo ba yung Jewish calendar? Hindi ko kabisado yon. Okay. Kailan nagkaroon ng araw na linggo? Panahon ni Kristo, mayroon ng linggo, sinasabi ni Kristo. Mateo 28:1-2. Paano mo nalaman na hindi mo nga alam yung Jewish calendar? Sabi na salita ng Panginoon, may nang linggo nalaman ko dahil sa Biblia, nasa linggo. May mababasa ka ba ng linggo yon? Na, Mateo 28:1-2. Sige, pwede mo ba pakibasa sa Tagalog? Sige, bisaya ang Biblia ko, basahin mo lang. Mateo 28:1-2. Mateo 28:1-2. Uno, dos. Sunod na magtatanong si Nats. Sagutin ko yung tanong ni Nats sa GC. Sagutin mo yung GC. Jobber, huwag ka maingay. Ay, sorry. Dagang maraming bata, oh. Mateo 28. Uno, dos. Uno. Nang magtatapos ang araw ng Sabat, nang magbubukang liwayway, ang unang araw ng Sanglinggo ay nagsipa. Mayroon. Mayroon. Ang tanong ko, sige, granting, may linggo, no? Ito ba yung araw ng kapahingahan? Yan, sinasabi niya, unang araw ay linggo. Ano ba yung... okay, sige. Ang tanong, pinakatanong kasi, no, sa mababasa mo dun sa sampung utos? Sampung utos, sa Exodo, sampung utos, mayroon yan. Kung hindi pa ibangin mo ang araw ng Sabat. Ulitin mo? Ipangilin mo ang araw ng Sabat. Sa Exodus. Paano ba ipapangilin yun na isang araw sa isang linggo? Sabi na sa Exodus, pahinga kayo sa ikapitong araw. Ano ba ang ikapitong araw? Okay. May nagtingin ng TV? Sagutin mo, Totoy. Tinatanong mo, tinatanong ka rin. Ganito, no, ang pinakatanong ko, no, ito last tanong na lang. Meron na bang nung panahon nga nila Maria, anong araw ipinangingilin na ng mga Israel yung araw nila? Yung Sabat. Pangingilin,
sa Bisaya, anong paningilin sa Bisaya? Hindi ko antindihan. Yung mahinga. Mahinga nila anong araw? Sabat nila, Sabat. Panahon sa mga Hudyo, panahon ni Kristo, mayroon pa rin nagpahinga sa araw ng Sabado. Pero si Kristo, hindi na pahinga sa araw ng Sabado. Babasa natin sa Juan 5:17-18, na sa araw ng Sabado, yung dahilan, pinapatay lang si Kristo. Dahil hindi kalooban sa mga Hudyo na ang mga tao, hindi mo pahinga sa araw ng Sabado, katulad sa mga SDA ngayon. So, mali ba yung nakalagay dun sa... 10 utos na Sabado ang pangingilin nila ng Sabat o ikapitong araw. Sabado sila sabi. Pero pag natin ni Kristo, Sabado, okay. Pag natin ni Kristo, okay na, sa mga apostol, hindi na sila nag-iipon. Okay na. Yung gusto magtanong, sige magtanong na kayo. Ito yung tanong niya. Ganito. Pakitanong mamaya kay DM, alin ang Sabbath day ng buong Christianity? Saturday or Sunday? Sira headset ko, hehehe, di ako marinig. Okay. Nadge, tinubos ko na lahat pagbasa para ano. Ito ang tanong ko, Nadge, ha? Nung hindi pa pinalitan, no, yung Sabbath from Saturday to Sunday, ang buong Sabat ng Christianity ay Saturday. Pero nung pinalitan, merong nagsabat ng Sunday at meron din nagsabat ng Saturday. But originally, sa Christianity, nung hindi pa pinalitan, ay Saturday. Meron ba akong patunay? Meron ako, Nads. May screenshot ako dito sa ni-research ko. Sandali lang, ha. Babasahin ko, Nads. Nad pala, hindi Nads. Sandali lang na. Pakihintay lang sa dilit, ha? Ay, uy, nagan. Out ako sa 1 PM kasi may programa ako. Ito, Nads, ha? Ang mababasa natin ito, Nads, sa Antiquities of the Christian Church Volume 2, Book 20, Chapter 3, Section 1, page 66, paragraph 1173 to 1138. Ang sabi dito Nads, Nad, the ancient Christian were very careful in the observation of Saturday or the seventh day. It is plain that all the Oriental churches and the greatest part of the world observe the Sabbath as a festival. Athanasius likewise tell us that they held religious assembly on the Sabbath, not because they were infected with Judaism, but to worship Yahushua, the master of the Sabbath. Epiphanius says the same. So, yun na, so hindi pa pinalitan. So, yun ang sagot. Tali ako ha. Sabi ni DM ganina, ang Kristiyano. Wag kang mag-response kasi yung mga sagot mo hindi naman ako nag-response eh. Dali, correction. May correction konti lang. Maghintay ka na may magtatanong sa iyo. Ako magtatanong. This is a seven day Adventist. Alangan naman kay DC ka magtanong. okay. Okay, kailan na imbento ang pangalang Saturday? Kailan ginamit ang pangalang Saturday? Hindi ko alam. Ayun. Alam ko yan. Kasi Saturday keeper ka, tapos ngayon hindi mo alam. Bro. Okay. Hindi another question. Hindi kami nag-observe ng Sabat sa Saturday dahil ang pangalan ay Saturday. Hindi kami nag-observe dahil yan ang pangalan sa Saturday. Kailan na imbento, walang problema dyan. Another question. Okay. Kailan na invento ang kalendaryo at nagkaroon ng Saturday? Correct. Hindi ko rin alam yan. Gregorian calendar. Patay tayo dyan.
Hindi mo alam yung rest day and rest day na Saturday o another question. Mag-ano ka muna. Hindi yan basihan. DM, wala nang problema. Tumakbo ka muna kay Google. Kay si Google, may answer dyan si Google. Another question. Hindi yan basihan. Hindi yan basihan sa aming pag-observe. Hindi yan basihan. Okay na niya na imbento. Kahit hindi yan may imbento, mag-observe ka nila sa akin. Kung hindi alam na natin yan basihan, nga. Dami okay. Nga hindi alam. Okay, okay. Kung hindi yan basihan, bakit ginagamit niyo ang Saturday sa ikapitong araw kung hindi niyo basihan ang kalendaryo? ito, makinig ka ha, huwag kang napaw. Kung hindi yan basihan, bakit ginagamit niyo ang Saturday sa kalendaryo para ikapitong araw na pamalaya? Bakit? Correct. Nice question. Oh. Ang sabi ko kanina na hindi yan basihan kasi nga kahit nung hindi nga, kahit hindi nga yan basihan bakit nga yan Melchor, sandali, wag ka sandali Melchor, sandali. Nagtatanong ka, makinig ka ng sagot. Makikinig ka ng sagot. Padaanin mo si DM, Melchor. Ang sabi ko, hindi yan naging basihan namin ng pag-observe ng Sabat, yung pag-imbinto. Wag mo kasi ibahin, hindi yung pag-imbinto yung naging basihan ng pag-observe namin ng Sabat. Hindi ko tinatanong yung pag-imbinto. Oo, yun ang sagot ko. Sandali, kung hindi yan basihan, pakinggan mo ha. Sumasagot ako, Melchor. Sandali, sumasagot ako, Sumasagot nga ako. Ang sinabi ko nga, wag kang sasapaw ha, kasi sasapawan din kita pag magsasagot ka. Ang sinabi ko, hindi yan naging basihan namin yung pag-imbinto ng kalendaryo sa aming pagsasabat. Pakinggan mo kasi mabuti. Ngayon, ang sinabi mo, kung hindi na naging basihan, bakit ginagamit namin yan? Mali yung pag-unawa mo sa tanong ko o sa sagot ko. Ang sagot ko klaro o maliwanag na hindi yan naging basihan sa aming na kaya kami nagsasabat dahil yan ay naimbento. Wala pang kalendar ganito. Ang basis ng aming pagsasabat ay nasa Biblia. Okay, kung nasa Biblia. Okay. Ganito ha. Okay, nasa Biblia yung basis. Nasa Biblia ganito. Sandali mo, na nakikinig pa ako. Bago yan na nagsasalita pa ako lang. Bago yan, inimbito yung sinasabi mong kalendar, mayroon ng sinusunod na kalendar na basis. So, naimbito man yan o hindi, mananatili kami doon sa basis. Anong kalendaryo yung basis na sinusunod? Anong kalendaryo yung basis na sinusunod? Yung sinusunod, yung Sabat. Anong kalendaryo yung basis na sinusunod? Yun yung seventh day of the week. Anong kalendaryo, hindi yung araw, yung kalendaryo yung sinusunod na basis? Sandali, sumasagot ako sa tanong mo. Ano nga yung kalendaryo yung basis na sinusunod? Yung hindi ko tinatanong yung weekly. Sabi mo may basis ng sinusunod na kalendaryo. Ano yung kalendaryo na basis na sinusunod? Kalendaryo ha, hindi yung weekly ha. Kalendaryo, ano yung kalendaryo na basis na sinusunod? Yung kalendaryo na sinusunod namin, yung kalendaryo na mayroong weekly, 7-day ano nga weekly, kalendaryo? Pangalanan mo? Anong pangalan ng kalendaryo? Huwag mo akong tanungin sa pangalan. Huwag mo akong tanungin sa pangalan. Ay, Diyos ko rin malaman kung ano yung kalendaryong basis na sinusunod mo. Tapos pag ako magtatanong, puro ka hindi alam. Tapos sandali. Sandali, maliwanag yung sagot ko. Huwag mong pigayin sa DM. Bumbog sila doon. Sandali, wag at home. Ang basis namin, Melchor, hindi ako nahihirapan sa tanong mo. Simple ng tanong. Ang basis ng kalendaryo na ang kalendaryo na pinagbasihan namin, yun yung kalendaryo na merong 7 araw sa isang linggo. Okay, ano nga ang pangalan ng kalendaryo na yan na mayroong 7 araw sa isang linggo? Ano? Wala akong pakialam kung ano ang pangalan. Basta ang business. Huwag kayong tumatawa. Kayo talaga o tumatawa. Tawanan tayo na, tawanan. Tawanan ng GC na. Hindi mo alam kung ano kalendaryo 7 araw sa isang linggo. Huwag kang mag-ibig. Tawa kayo lang. Tawa wala anong akong sinabi, hindi ko alam. Ang sinabi ko, wala akong pakialam. Wala akong pakialam. Anong pangalan yan? Hindi basis ang pangalan ng pag-ubo.
observe na lang sa ang basis ganito, ang basis ng aming pag-observe sa Sabat, yung nasa Biblia na ikapitong araw. Ano ang ginagamit ng Biblia ng kalendaryo? May ginagamit na kalendaryo. Oh, meron, meron. Ang ginagamit namin na ang ginagamit naming kalendaryo, yung merong pitong araw sa isang linggo. Ano ang tawag doon? Ano tawag? Ah, wala akong pakialam kung ano ang tawag kalendaryo, ang tawag noon. Turuan kita, turuan kita. Huwag mo akong turuan. Huwag mo akong turuan. Wala akong pakialam dyan. Turuan kita, gusto mo. Kung ano tawag doon. Huwag na, huwag na. Huwag mo akong pakialam. Mali naman yan eh. Mali din naman yan. Yes. Tatanong pa siya. Ang ginagamit sila, kalendaryo, may pitong araw sa isang simana. Alam niya kung ano ang kalendaryo na may pito sa isang simana. Pero hindi niya masabi kung ano ang kalendaryo kapag sinabi niya, samot siyang bumbong. Magtanong kayo! Magtanong kayo! Magtanong kayo! Sige, magtatanong ako. Magtatanong. Magtatanong. Sige, magtatanong ako ha. Ayoko nang sasagot na hindi mo alam ha. Huwag mo ako pakialaman ng sagot ko. Ayoko na sagot, hindi mo alam. Hindi ko pinapakialaman yung tanong nila. Okay. Unang tanong. Unang sige, tanong, ha? Ganito, ha? Huwag ka rin magtanong ng hindi ko alam. Okay, sige. Ayaw mo kung saan na hindi ko alam. Okay, huwag ka rin magtanong ng hindi ko alam. Oh, sige. Alam na alam mo to. Ano sa Hebrew ang ibig sabihin ng seventh day? Hebrew ha, Hebrew. Ano ang ibig sabihin ng Hebrew ng seventh day? Wala problema. Shabbat. Yung strong. Ano? Yung pitong araw sa ano sa Hebrew word, ano? Hindi, iba yung Shabbat eh. Ano? Sandali. Huwag ka nag-resip, ha? Google. Meron akong ano, Google. Seven days. Ano ibig sabihin ng seven days sa Hebrew? Exodus 20 verse 9. Ano ibig niya sabihin? Itatranslate mo nga sa Hebrew yung salitang 7 day. Ano? Ah, okay. Sa Hebrew ang 7 day. Ano? Google. Google. Wait lang, Google. 7th day. Diyan, huwag ka magpakahirap. Tutulungan kita, mag-google tayo. Ayong 7, sandali, Melchor. Okay, magkaroon kayo ng magandang asal naman ha, kasi hindi ako sa nalita eh. Sige. Yung tawa ng tawa dyan, pakipindot yung kulay pula. Kasi hindi maganda yun. 7 day ha, sa Hebrew, ano? Yung 7 ay sa Hebrew ay Shibi. Yung day naman ay Yom. Yom ha, Shibi, tama? Pag ano naman ang Saturday sa Hebrew? Ah, sa Hebrew, hindi ko alam. Salamat. Pero ito, palawa, ito sagot ko ha. Ito ang sagot ko. Itong yung Shibi, ito yung ikapitong araw. Hindi, lagyan mo ng yung. Sandali. Itong sinabi Shibi, 7 lang yan. Yung has Shibi. Yung has Shibi ay Sabat. Ang Sabat. So ibig sabihin, yung Yom HaShibi ay Sabat. At ang ibig sabihin Yom HaShibi ay 7th day, ikapitong araw. Ikapitong araw. Ngayon ang ikapitong araw, sandali. Ang ikapitong araw ay Sabat. Ngayon sa atin, yung ikapitong araw ay Saturday. Kaya nga sabi ko sa inyo, Milton, hindi naka-base. Sandali. Hindi naka-base kami sa pangalan. Ha? Yung Saturday, kung ano man yan sa Hebrew, ito i-research ko yan, pero ang sabi dyan, ang Saturday ay ikapitong araw at ang ikapitong araw ay Sabat. Din. So, ganun pa rin. Lulusot pa rin. Hindi obra yung ano mo. Tanong, Brad Minister. Isa na lang tanong. Congrats, DM, ha? Dami mong hindi alam. Tanong, isa na lang. Ikaw din si lahat, alam mo. Baka ako magtatanong sa'yo, wala ka rin alam. DM, tanong. Tanong DM, tanong ako. Ayaw mo, si Melchor, lahat hindi niya lang alam eh. Pero hindi alam si Melchor. Ano ang pinagkaiba ng seventh day o sa Sabat? Anong pinagkaiba ng seventh day sa Sabat? Anong pinagkaiba? Ng seventh day sa Sabat. Walang pinagkaiba dahil yung seventh day ay Sabat. Sabi ng Biblia, ang seventh day ay Sabat. Ang Sabat sa Bible, ibig sabihin niya rest day. Ano ko? Sandali nga! Huwag ka lang tumakas. Ang sinabing Sabat, rest day.
pinapababa mo lang yung IQ mo kasi tawa ka ng tawa. Ganito ha, yung seventh day ay Sabat. Yung Sabat ay ikapitong araw. Yun ang pagkakapareho nila. Ang ibig sabihin ay ang Sabat kasi is Sabat means hindi mo kasi tinanong kung ano ang kahulugan. Pag sinabi mo Sabat. Rest day. Okay, pag sinabing 7 day, Sabat 'yon. Yes. Pag sinabing 7th day, wag mo ano ng Biblia kasi sabi ng Biblia, the 7th day is the Sabbath. Ay, ano mo ya, kontrahin mo sa Biblia. Sa Hebrew 'yun. Hindi mo naman tinatanong kung anong Hebrew. 7th day, DM. Bisayon mo, 7th day. Pitong adlaw. Pitong adlaw. Pag kabisayaon yung Sabat, adlaw papahulay. Mana? Iba ang rest day. Ang tinatanong mo kasi, araw pahinga, iba ang Sabat. Na ola. Ito talaga si DC. Tingnan mo, yung rest day, iba. Yung ikapitong araw, iba. Okay na natin. Iwag mong itipo-tipo nga ang Sabat. Melchor, ha? Melchor, sandali. Hindi mo kasi ang sana tinanong mo sa akin kung ano yung nagrattle naman ka, narattle-rattle mo. Wala pang kung narattle. Pag alam mo naman ko matagal na tayo nagsasalita dito, huwag mo na akong ganyanin kasi alam mo na yung alam mo na kung paano ako magsalita. Wala akong narattle eh, hindi nga ako napiktuhan dyan sa mga tanong mo. Ay ganito ha. Huwag mo na dagdagan tanong mo, Brad Milchor. Ito, Milchor. Hindi pa nga kayo tumama sa akin eh. Hindi pa nga kayo tumama. Ito, Milchor. Sana tinanong mo sa akin ang kahulugan, hindi yung pagkakaiba. Kasi klaro sa Biblia, the seventh day is the Sabbath. Yung Shibi ay Sabat. Okay, tanong. Nung nasa loob ng mga ng Egyptian, ng Ehipto, yung hindi pa sila nung ulipon pa sila sa mga Ehipto, nagsasabat ba sila? Mayroong talata nung nasa loob sila ng teritoryo ng Egyptian, nagsasabat ba sila? Oo, hindi, anong talata? Wala tayong mababasa na nagsabat sila. Wala din tayong mababasa na hindi sila nagsabat. Ha? Ito ha? Wala tayong mababasa na nagsabat sila. Wala tayong mababasa na hindi sila nagsabat. Silent ang Bible. Nasa loob sila ng Egypto. Kaya ikaw magbasa ka ng talata na hindi sila nagsabat. Sige, magbasa ka. Kailan sila nagpasimulang magsabat? Ayan, kailan? Kana? Kailan sila nagpasabi mo hindi sila sa nagsasabat? Nasa loob sila ng Egypto. Balambot ang tanong, DM. Balambot yan. Simulang magsabat ang mga Israel. Kailan? Ang tinatanong mo, yung pizza, yung date? O yung incident? yung pangyayari. Clarification. Okay. Yung clarification, ha? Sila na magsabat. Ang record nagsasabi na nung lumabas sila sa Ehipto, nagre-record na sila'y nagsabat. Okay. So, hindi natin masasabi, o hindi rin nagsabi ng talata na yun ang pag-umpisa ng kanilang pagsabat. Ang nag-record lang, nagsabat sila. Pero hindi mabasa na yun ang pag-umpisa ng kanilang pagsabat. Ang paglabas nila sa Ehipto. Yung pinagdiriwang nila sa sabat na yun? Ha? Nang paglabas nila sa Ehipto, ano yung pinagdiriwang nila sa sabat na yon? Marami. Yung Passover, yung seventh day of the week. Specific, isa lang. Yung seventh day of the week, yung Passover. Isa lang. Ang utos ng Panginoon ay pagdiwang lang, nila for the remembrance specific. Of the creation. At ipinagdiwang... Isa lang. Okay, huwag kang sumago. Nakikinig ako. Tumasagot ako eh. Hindi ko sinasabi yung seven sabat. Yung isa lang. Kaya nga, ang sabi doon, ipinagdiwang nila yon, sabi ng Panginoon, ipagdiwang nila yon for the memorial of creation. At isa pa doon, kaya nga, tumasagot ako. Wala naman sinasabi yung ipagdiwang yung memorial of creation. Wala naman nagtagal tanong mo. Awa tayong DM. Kung mabasa ko,
ng Sabat, pinagdiriwang nila. Sigurado ako, otos, may utos, utos ng Panginoon na ipangili nila sapagkat ginawa nila lang ng Panginoon ang araw sa Exodus 20. Tutulo na si Pore, brady mo. Paghilom, DC, kaya nagsigira kagyawit niya. Walay, walay unot, imong mga gipang sulti. Okay, pangutana na po. Pangutana na po. Sabi mo, ang ikapitong araw, Sabat yon, di ba sabi mo? Sabi ng Biblia, hindi sa akin. Oh, sabi ng Biblia, eh yun din ang aral nyo, di ba? Oral niya. At yun na karoon sa New Testament. Sa New Testament. Tama? At, okay. Yung pagtutuli sa mga bata, ilang araw yon? Ayon sa record, 8 days yata, 8 days. 8 days, oh. Sabat ba yon o hindi yung 8 days ng pagtutuli? Sabat o hindi? Minsan dumarating ng minsan na ano ba yung natumong? Sandali. Ano bang natumong? Minsan natatapat siya sa Sabat, minsan din hindi kasi hindi naman okay. Lahat ng bata ay nababata. Na ganito sa Sabat 'yan. Ganito, sandali. Makinig ka muna. Hindi lahat ng bata ay ipinanganak ng first day of the week. Hindi nga, tinatanong nga kita kaya anong talata kaya, na hindi natatapat. Kali, ay, wala ka rin mababasa na ang pagtutuli ay lahat natatapat sa 70 of the week. Eh kung mabasa ko, sinabi ni Cristo, tinutuli. Sabi ni Cristo, tinutulin nga ang mata sa ikawalong araw, ito ay Sabat. Tama din naman. Tama din naman na tinutuli ang bata sa ikawalong araw ng Sabat. Sa ikawalong araw ng Sabat. Sandali. Sa ikawalong araw ng Sabat. Makinig ka nga, Melchor. Makinig ka. Tawa kayong tawa eh. Ito ha. Tinutuli ang bata. Sandali yun. Sinabi ni Cristo na tinutuli ang bata sa... May rapa rin, Mr. DM. Sandali, huwag ka ano kasi... Baka hindi ka katulong ngayong gabi. Marunong ka makinig din siya. Alam mo, kayo lang nagsusuportahan dalawa eh. Pasalamat kayo, wala si Edilos dito. Makakarinig kayo ng tao. Alam mo, DM, magdibati tayo. Hindi siya pumasok. Makamahiya. DM. Ano ba tunay na Sabat? Itong araw o ikawalong araw? Sasagutin ko yan. Ang sabi ni Cristo. Sandali, sumasagot ako. Tinutuli niya sa ikawalong araw ang bata. Kahit Sabat. Kahit Sabat. Kahit araw ng Sabat. Sa ikawalong araw. Sabi, di ba? Kahit araw ng Sabat. Ikawalong araw. Hindi mo mababasa dyan na lahat ng mga bata ay tinutuli. Hindi ko tinatanong yan. Yung ikawalong araw, tumatapat din ang Sabat. Sumasagot ako. Yung mga bata na natatapat sa ikawalong araw yung kanilang... pagtutuli ay ang ikawalong araw ng mga bata ay natapat sa Sabat, yun ang tinutuli nila. Pero yung ikawalong araw ay pag hindi yan natatapat sa Sabat ay alangan naman Sabat mo siya tutuli. Ikawalong araw. Ano yung ikawalong araw sa Hebreo? Napunta ka naman sa Hebreo. Punta ka Sabat ka. Alam mo, nahirapan itong tao. Ikaw kasi Milcho, pinagyayabang mo yung alam mo.